Hello, Brother Adrian and Father Randy. Thank you for inviting me back to talk about curses, soul ties, and demonic legal rights. The material we will be discussing is considered one of the building blocks for understanding how the demonic entangles its victims and prevents them from receiving the fullness of grace from God. Before we begin, it should be noted that the scientific supporting material is not included in this talk, due to the sensitivity of the topic. With your permission, Brother Adrian and Father Randy, I would like to jump right into the 10 types of curses people typically encounter. The second major category that we are going to discuss today are called soul ties. And I was just going to go through real briefly, list the four major types, give a quick explanation of each one. And if Father Randy would like to maybe expand on these to give a better explanation of them. The first type of soul tie is sexual, and this could either be good or bad. It could be a very positive, godly type of ties, such as what you'd find in marriage, or it could be destroyed through adultery. So that would be a very negative soul tie. Number two are close relationships, and these are generally intended to be good ties. You'll find this in 1 Samuel 18:1. They're usually formed with good friendships. A vow. Again, these could be very positive or negative, but a vow could be through baptism, confirmation, marriage, holy vows, or it could be a demonic vow that is taken. Number four is a demonic tie, and this is an unholy bridge between two people that allows the transfer of demonic matter to pass. So an example of this would be adultery, would be prostitution, or some type of a satanic or demonic pact. Something that is noteworthy for your clients is the four types of soul ties or open door techniques that are used in the 21st century. One of those, and we've discussed this in an earlier interview, is video games. And these are designed as kind of a playground for satanic virtues. And actually, that's a quote from one of the members of the Church of Satan. Another open door technique is called an enchant, E-N-N. And these are used along with what are known as sigils. These are graphic drawings, almost like a logo that a demon would use. And by doing these enchants, it's equivalent to giving someone your personal phone number as opposed to your work number, so you can get in direct contact with that demon or entity. The last two, number three and four, are either sound messages or hidden images, which are embedded into audio files in order to target specific age groups. They're usually found in either the very low, ultra-low frequency range, or in the very high frequency band range. They are typically undetectable by most adults who are over 30 years old. So akala lang nyo yan, nag-sex lang yung dalawang taong may attraction sa isa, ganun lang yun. No, malaliman itong usapin natin pagdating sa premarital sex, kasi pagdating sa pag-aasawa, dala-dala ito, Brother Adrian. So, ang pinag-uusapan pa lang natin dito is yung influences na nag-focus tayo sa pornography. Kung paano ang pornography maka-influence sa isang tao para magkaroon ng premarital sex. Diyan na papasok yan. So ngayon, bakit napaka-danger ng
premarital sex pagdating sa kaluluwa natin, no? Di ba? Bakit napaka-danger? Yan yung tanong mo kanina eh. Yes, yes. Oo. Yan yung inaabangan ko eh. So, kasi alam na natin epekto niyan. Yung pwedeng mabuntis or ano. Pero yung... Exactly. Pupunta tayo doon. Categorize natin yan. Pero ihatulad muna natin ito sa driving. Yes. Oo. Correct. Oo. Kasi... Diba ano ba yung mga common problem ngayon sa aksidente? Yung texting at saka yung ano eh, at saka yung overspeeding, yan yung mga common. Ewan ko lang sa Pilipinas no, kung paano ka magkakaroon ng overspeeding sa traffic. Pero kasi dito sa US eh, napaka-common pa ng overspeeding eh. Pero aywan ko kung posible dyan ang overspeeding sa Metro Manila. Oy, nahuli na ako, Father. 60 lang sa Skyway. 60? So, overspeeding yun? Grabe. Sige, tuloy natin pa na yung overspeeding and texting while driving. So, maraming mga tao na a lot of people find it too dangerous when it is too late. Kapag ka natikitan ka na o kaya na dire-diretso ka sa hospital or meron yung iba kasi ang mga destination kasi niyan isa it's either ang destination niyan is sa bulsa, iba naman destination niyan is sa hospital, yung iba naman sa kulungan, di ba, lalo na pag nakainom ka. Tapos yung iba naman sa sementeryo. Pero ang pinakamalalang destination is pababa. Nasa sementeryo, pababa pa. Ano yon? Impyerno. Correct. So, totoo talaga yung nasa huli ang pagsisisi. Kaya nga, pagdating sa Sacrament of Reconciliation, hindi po pwede yung magsisisi ka muna bago ka gagawa ng kasalanan. Hindi pwede yun. Halimbawa yung sasabihin mo na, ay mangungumpisal muna ako ngayon, Father, ikukumpisal ko na yung mangungupit ako kasi, pero sa Monday pa. Alam ko, sa Saturday ngayon, pero Monday pa ako magkukupit. So, schedule ko kasi mangupit Monday kasi Monday lang yung marketing namin. So, may experience ka bang ganyan? May mga experience ko na hindi ganito yung sample. Pero I have to tell them na ay pag pinlano po na ganyan, hindi po pwede. So, ibig sabihin po, Father, gawin ko muna bago ko ikumpisal. Mas maganda po, wag nang gawin. So, kapag ikaw kasi ay magpre-present ng produkto, ang una mong ipipresent yung pinakamaganda at pinakamahal, hindi yung pipitsugin lang, di ba? Yung unang i-offer mo, yung the best, yung pinakamahal, hindi yung pinaka-pipitsugin pagdating sa ganyan. So, ito yung problema nga. Malalaman lang natin na ang pagte-texting while driving at saka overspeeding ay dangerous kung ito ay huli na. So, may mga iba pa dyan. Naglalagay sila ng make, nagme-makeup sila, kumakain sila, nakikinig ng music while driving. So, wala talaga silang focus ng attention doon. Kaya ang nangyayari, aksidente. So, ang sexual sin kasi is ganyan din eh. Aksidente yung malalaman mo lang. Para aksidente yan eh. Magigising ka na lang kung andyan na. So, ngayon, ang tanong dito, paganda na yung kwan natin, ano, ng tanong natin, yung epekto na tayo, di ba? Yun yung sinabi mo, ano yung epekto? So, sa epekto, ganito ang gawin natin. What about kung i-dichotomize natin, isa-isahin natin, meron tinatawag na emotional effects, meron tayo tinatawag na physical effects, may tinatawag tayo na spiritual effects. Kasi, kaya nga ang sex, ay hindi lang ito physical yung physical involvement. Ang sex is dalawa at tatlo yan. Merong tinatawag tayo emotional involvement,
physical involvement and spiritual involvement. Kaya nga 'di ba yung sa scripture, pwedeng pakilagay Brother Adrian yung sa 1 Corinthians chapter 6 18 to 20 tungkol sa temple of your Holy Spirit. Sige, punta natin, ayan, okay? Do you know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your body. So, mga kapatid, napaka-importante na maintindihan natin kung ano talaga yung katawan natin. Bakit natin pinahalaga yung katawan natin? Bakit pumapasok dito yung tinatawag nating spiritual care? Kasi ang katawan natin ay tahanan ng banal na espiritu. Kung ang katawan natin ay tahanan ng banal na espiritu, ibig sabihin dito naninirahan yung ating Panginoon, ang ating Diyos. So kapag ginamit mo yung katawan mo sa mga bagay na katulad halimbawa ng sexual sin, hindi ba nakakahiya yun sa banal na espiritu na sa loob ng katawan natin? Dito rin pumapasok yung kulang sa pagkakaintindi at respeto o pag-recognize sa katotohanan na ang katawan natin ay temple of the Holy Spirit. Kapag ang isang tao, eto, casual or normal na maririnig natin ngayon, di ba? Pag sa usapin ng abortion, ano yung sinasabi ng mga kababaihan? Sinasabi nila na katawan, it's my body. Oo. Tapos sasabi nila na anong karapatan kayong mga lalaki, lalo na ikaw, pari ka, wala ka ng maasawa, no? Ikaw, lalaki ka, anong karapatan mo na diktahan kami mga babae na masama ang abortion? Katawan namin to, hindi mo naman katawan, anong pake mo? Respeto kita, irerespeto kita, irespeto mo rin kung anong decision ko, wala kang pakialam. So, napaka-importante itong biblical passage na ito kasi ito yung magre-remind sa atin sa tunay na identity natin kung sino tayo eh. Ito pa lang sa biblical passage na yan, makikita natin na tahanan ng Diyos ang katawan. Ngayon, bakit napaka-dangerous nung ginagamit natin yung ating katawan para makipag-sex sa outside marriage? Bakit? Kasi ito yung tinatawag natin na salt ties. Pero bago natin i-define yung salt ties, pakibalik nga Brother Adrian yung nilagay mo kanina tungkol sa yung isa pa. Ayan. So, kapag ang dalawang tao, halimbawa yung babae at lalaki, nag-sex sila, ngayon, ano yung nangyayari sa kanila? Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 6, verse 16. Or do you not know that he who is joined to a prostitute becomes one with her? For as it is written, the two will become one flesh. So, Brother Adrian, dun sa binasa natin na yan, ano ang sa tingin mo ang nangyayari? Nagiging isa kayo sa ganung sa sexual act. Oo. So, pero diyan outside of blessing. Kasi pag sinabi mong prostitute, ibig sabihin hindi ka kasal diyan. Hindi ka kasal dyan. Pero doon sa binasa natin kanina tungkol sa hindi pa natin nalagay yung tungkol sa Genesis chapter 2 verse 24, ang sabi rito, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his hold fast to his wife and they should become one flesh. So, sa vision at plano ng Diyos, ang sexual intercourse
ay napapaloob lamang sa context ng marriage. Kasi may purpose siya. Ang purpose ng marriage ay yung tinatawag natin na procreation at saka yung unitive. Pag-iisang dibdib at saka yung pagkakaroon ng offspring or anak. Ito yung may basbas ng oneness. Ngayon, saan naman kasi, saan ito nauugnay itong oneness na ito? Kasi si Christ, pag pinag-usapan na natin yung sacrament of matrimony, yung kasal, yung mag-asawa magiging isa, di ba? Tapos they will represent the church. At ang magiging groom nila, sino? Si Christ. Si Christ ang groom, tapos ang church ang tinawag natin na bride. Kaya nga sa turo ni Jesus sa kanyang plan and vision, walang divorce. Dahil ba't hindi kita i-divorce, no? Kahit na maging unfaithful ka, hindi kita i-divorce. Ganun yung vision ng Diyos sa wedding. So ngayon, balikan natin yung sa prostitute na nagkaroon ng sexual intercourse sa isang tao, nagiging one flesh sila eh. Yan yung tinatawag natin na soul ties. So, what is a soul tie? A soul tie is a spiritual bonding of one's spirit and soul to another person or system. This makes it difficult for this to be separated and will even later on cause problems when you are married, since previous partner may still be existing inside you. So, wow, grabe ang bigat nun, Father. Ang bigat. Yes, yes. Hindi mo makikita yung word na soul tie sa Bible. Pero makikita natin yung essence niyan sa scriptures. Parang halimbawa, hindi mo naman makikita sa Bible yung purgatory. Word na purgatory, pero yung essence dito mo. Yes. Wala ka naman makikita sa Bible na sinabi na Pluto, Mars, at saka wala kang makikita na ganyan. So ibig sabihin hindi siya totoo kasi wala sa Bible. Yan yung mga sola scriptura tawag yan eh, yung doctrine ng sola scriptura. No, pag-usapan niyan sa punto por punto makikita mo. Ay, hindi ako naniniwala sa Mars, hindi ako naniniwala sa Venus. Bakit? Hindi naman nakalagay sa Bible yan eh. Oh, tanong, naniniwala ka ba sa great grandfather mo? Sasabihin na ganun, oh, bakit nakita mo ba siya? Kasi iba naman ang ginagamit nila, to see is to believe. Yun yun. So, ito yung danger dito. Sa Ministry of Deliverance and Exorcism, marami kaming cases na talagang nakita namin na ito palang mga demonyo ay pumapasok pala, nakakapasok sila sa spiritual world, nakakapasok sila doon sa tao sa pamamagitan ng soul tie. Kapag halimbawa nagkaroon na sila ng sexual intercourse, diyan na pumapasok yung soul ties, doorway kasi yan sa demonyo eh. Pero pagkasal kayo, doorway sa Holy Spirit yung relationship ninyo. Yung consummation ninyo, diyan na pumapasok yung mga blessings. Pero dito sa premarital sex, walang kwan yan eh. Walang blessing, papasok diyan yung curse. Diyan na pwedeng pumasok yung generational, tinatawag natin na generational curse. Ngayon, pinag-usapan natin dalawang taong individual. Yan. Ito yung nakakatakot diyan sa soul tie. Hindi natin alam kung ano yung family history ni Mr. A at saka ni Miss B. Si Mr. A, meron siyang tatay, may nanay siya, meron yung tinatawag na personal history, di ba? Ngayon, diyan din papasok yung bloodline na tinatawag natin. May bloodline from our mother, bloodline from our father.
Pero pag-usapan natin ngayon si Mr. A and si Miss, ano sinabi ko, Miss B ba? Mr. A and Miss B. Ngayon, kung may generational curse doon sa family ni Miss B at meron namang spirit of alcoholism sa family naman ni Mr. A, sabihin natin may mga spirits attached dito kay Miss, sa family ni Miss B, sabihin natin merong spirit of anger, spirit of lust, merong spirit of rebellion, spirit of addiction, spirit of lies. O kaya doon naman kay Mr. A, meron ko naman doon, someone who has lust issue in his family. Tapos meron namang sabihin natin na issue sa pagsisinungaling, issue sa pandaraya, issue sa pambabae, issue sa fear. Ang mangyayari ngayon, pagka nagkaroon sila ng sexual intercourse, maglundagan lahat yun. Nagsisharean sila. So lahat ng meron kay A at kay B, combine. Paano kung nabuntis yung babae? Pasok na yun sa curse. Yun. Yun yung kwandon eh. Kaya nga, di ba may tinatawag tayo yung original sin? Paano napasa-pasa yung original sin? So ngayon, ano yung naging doorway kay Adam and Eve? Kaya nagkaroon ng original sin. Balikan natin kung ano yung nangyari dun sa kwan, sa paraiso, sa loob ng paraiso. Paano nakapasok yung curse kay Adam at Eve? So, yun yung magandang pagninilay-nilayan natin ngayon. So, sabihin natin na halimbawa, ikaw ay tumawag, okay. Parang kuno ako ng porn, no? Tapos gusto kong parang taas ng libido ko. Tapos tatawag ako, 30 minutes may dumating sa akin na magmamasahe. Okay. Ngayon, hindi ko alam yung background nitong nagmamasahe na ito. Paano kung itong nagmamasahe na ito eh nakakuha na siya sa loob ng isang, sabihin natin na 3 years pa lang, 3 years na siya sa kanyang trabaho na masayista. Sabihin natin sa 3 years na yun na naka-encounter siya per year na 70 clients, sabihin natin, 70 customers. Lahat ng 70 customers na naka-sex niya. So within 3 years, how many yun? Okay? May domino effect yan eh. Tapos, lahat ng naka-sex, sabihin naka-sex niya is 78 people ang naka-sex niya within 1 year. Tapos sabi mo, 78 times 3, Brother Adrian. 78 times 3. 234. Yun niya lang yung nakasex ng masayista. Ngayon, hindi pa natin alam kung ilan yung nakasex ng mga nakasex niya. Okay. So, paano kung yung mga nakasex niya, yung mga doon na yun, may mga problema sa pamilya, may issue sa alcohol, tapos meron pa doon is nagpa-practice ng mga mangkukulam, o kaya iba doon ay na-involve sa mga kulto, may third eye na nabubuksan, may generational curse. Pagkatapos, sabi natin na, kung ako, first time ko lang ginawa yun. So sabi natin na first time ko lang ginawa yun. So alam mo ba kung ilang ko na yon, ilan ng spirits ang pumasok sa akin? 234 lang muna ang pagbasihan natin na yon. Yung dala-dala niya, 234. Tapos, yung 234 na yon, excluding yung mga nabuksan ko, combine yan. Pero sabi natin, lugi ako kasi, ako first time ko lang yun. Siya, hindi, trabaho niya. Kaya kita mo ngayon, napakadelikado talaga yung prostitute. Nakita mo yung danger doon sa prostitution? Halimbawa, yung... Yes, Father. Oo, yun na nakakakakot ko doon. Tapos
yung magja-jump sa iyo lahat 'yun eh. Eh paano kung marami ka nang nabuksan? Kaya nga doon sa mga sessions namin sa Deliverance and Exorcism, napansin ni Father Gary na mga kwan, mga sabi nga niya, mga 80% related sa sexual one eh. Sexual in nature eh. So, doon sila pumasok talaga. Yung iba doon sa abuse. Kasi, kung yung naka-sex mo ay na-abuse nung bata, may ko na dyan. Meron ng issue ng spirit of, ako na yan, of rebellion, kung ano-ano yung dalang. Tapos, imagine, pupunta doon. So, yun yung dala-dala mo. Ganun ka, yun ang, kung gusto mo makita yung kalagayan ng kaluluwa mo, dinidescribe ko na sa iyo ngayon. Yun yung kalagayan ng kaluluwa mo. Hindi mo nakikita, pero yun na yung kalagayan ng kaluluwa mo at that present time. So, kawawa naman yung mapapangasawa ko. E paano kayong mapapangasawa ko, sabihin natin first timer din? Dala-dala ko lang, ibibigay mo yon. So, yan ang problema pagdating sa ungodly soul ties. So, ngayon, balikan na natin kung ano yung epekto ha. Kasi, makwanto, madidigit. Yes, oo. Kaya pala si Mary Magdalene, nung nakilala siya ni Jesus, ang dami niyang demons. Yung 7 demons na sinabi na yon, mga kwan na yun, yung mga hierarchy pa yun. Meron pang mga kwan yun, meron pang mga tawag din, mga company yun. Kasi minsan yung Lilith tao, sila hindi sila yung mga kwan na yun eh. Yung normally sa session, yung mga lumilith tao, sila yung mga weakest. Mabababang uri ng mga demonyo, normally. Sa kalilang lilitaw yung mga mabibigat. Minsan naman, lumilitaw kaagad yung lilitaw siya, pero normally kasi, in my experience, yung mga weakest demons muna yung frontliner. And then may speaker sila na isa. Kaya akala mo isa lang yon, pero pagdating ng deliverance, dami pala nila, libo-libo. Yes, sabi ni Romeo, parang COVID. Yes, parang ang COVID. Sangay-sangay yes. Na. Yes, yes. Hindi mo na matrace. Yes. Mas madali natin maintindihan yung spiritual warfare kung gagamit talaga tayo ng mga analogy na practical. Katulad si Kristo, di ba pagka nagpipreaching siya, anong technique niya, parable, di ba? Yung mga lengguwahe na practical na pang-araw-araw na makikita mo sa buhay ng mga manggagawa. So ngayon, ano yung iko natin? Ano yung physical effect nito sa tao ng premarital sex? Nabanggit mo nga kanina, ito yung tinatawag natin na sakit. Physical yan eh. Ito na yung pwede tayong makakuha ng HIV STDs. Bakit biglang tumaas yung level ng HIV sa Pilipinas? Dahil sa condom? Yung condom, hindi yung pornography. Mm. Diba number okay. One ang Philippines sa pornography? Mm. Mm-hmm. So, pero sinabi din natin kanina, hindi lang pornography yung kwan kasi dito, hindi lang pornography yung ang influence, diba? Na pwede rin, and dito yung media, yung napapanood natin sa television. Halimbawa, merong bagong tema sa sexuality na inintroduce ngayon, yung tinatawag natin na BL. Boys love. Oo. So, iniintroduce dito na part ng normal na activity ng buhay ng parehong lalaki is yung dumaan sa karanasan na you fall in love, is cute. Ako, dadami na naman basher mo niyan, Father. Hindi naman tayo nung husga, di ba? Sinasabi kasi natin talaga rito yung... ito kasi yung... Yeah. Kasi ayaw ng Diyos talaga na manghuhusga tayo dahil kasi marami tayong bagay na hindi alam kung ano yung nangyayari doon sa tao.
iiwan na natin yung panghusga. Pero sabi ko nga, pag pag-uusapan natin yung Catholic faith, masasagasaan dito yung mga tao na yung lifestyle nila ay hindi umuugma o tumutugma sa turo ng simbahan. So, kaya ang nangyayari sa atin ngayon, because of the circumstances, ito yung nagpapasara sa bibig natin. It's a matter of time na ito yung modern na modern martyrdom na naranasan ng mga propeta noon na pinatay dahil sa kakasalita nila ng mensahe ng Panginoon. Ang bagong equivalent nito yung mga bashers. Mm-hmm. So, ito na yung tinatawag natin kasi ang turo ng simbahan nga, 'di ba, sabi natin dito na ang sexual intercourse ay pwede lang gawin in the context of marriage. At ang definition ng marriage is between man and woman. So, bago nila i-bash tayo, na-bash na nila si Christ. Yun yung kwan dito. So, di ba yung topic natin ngayon, ano yung epekto sa katawan? Ito na yung sinasabi natin nga na sinabi ko sa iyo yung sakit. HIV, iba't-ibang uri ng STD. Tapos, ang kwan din, ang epekto rin ng premarital sex, it leads us or it pushes us to use drugs and substance. Kasi may mga tao na kapag ka nag-engage sila sa premarital sex, yung ka-partner nila, ini-introduce sila sa paggamit ng drugs at saka bawal na gamot mga substance Hindi natin pwedeng i-deny ito. At first, hindi naman natin masasabi na yung tao, yung ka-partner ay isang ayon. Pero later on, hindi natin madi-deny, may mga iba na napipilitan lalo na paghanap buhay. Yes. So, kaya hindi tayo pwedeng mag-judge talaga kasi hindi natin yun business. Nagawa lang natin ngayon is for discussion. Magkaiba yung discussion of our faith at kung kinukan mo sila, pinuput down yung tao. Correct. So, halimbawa, if we discuss the meaning of universe, i-define mo yun, wala namang issue doon. Pero pag usapan natin yung usapin ng faith, di ba sinabi nila, kung gusto mo magkaaway-away, pag-usapan, kung ayaw mong naaway, huwag magpag-usapan ng religion at saka politics. Usapan natin yung religion, yung faith natin. Talagang mag-aaway-away kasi sensitive. So, pagdating sa pan nga, di ba sabi natin, HIV, STDs, iba't uri ng sakit. Tapos, yung pandemic, yung effect ng drug and substance. Yung mga sinisira nga yung pan natin, yung brain, sinisira yung organs natin. Yes. Diba, maraming mga natin. Oo. Pagkatapos, may isa pang malala, Brother Adrian, na mangyayari sa katawan ng babae minsan madadagdagan ng tao. Anong tawag doon? Mabubuntis. Unwanted pregnancy. So if it's unwanted pregnancy, ibig sabihin hindi handa yung babae. Yes. Oo. Doon sa dahil nakapasok na kagad yung demonyo doon sa sexual intercourse insult ay, ang mangyayari ngayon, yung feeling of rejection, may spirit yan, may spirit of rejection. Kasi kasama na yung rebellion yan, spirit of rebellion, kinaka mag-rebellion ka kasi, bakit kasi ganyan, di ba? Pagka ikaw ay victim. Kapasok ka din siya kwan sa bata. Wow, grabe. So, kaya nga sabi ko sa'yo, ang premarital sex is not just a matter of physical reality. It is physical, emotional, and spiritual. So,
Yan yung hindi natin may deny talaga. Ngayon, kung unwanted pregnancy, ano ang spirit na magpupush dito sa unwanted pregnancy to deal with pregnancy? Anong klaseng decision? Abortion. Yan. Hmm. So, hindi na yan self-destruction. Kasama na yung destruction ng life of mother. Na ikaw pa mismo dapat ang pro-protekta dahil nasa katawan mo. So, hindi ito usapin na kwan, na physical lang. Pag may abortion, meron din tayong malalabag na utos ng Diyos. Ibig sabihin, meron ding spiritual man yan, spiritual aspect. Yes. Hindi lang siya purely physical kapag ka unwanted pregnancy. Kapag ka pumasok sa decision ng abortion, yan ang magiging kalalagyan yan. Ngayon sabihin natin na estudyante yung nagpremarital sex. Ang mangyayari dyan, mga practical effect sa buhay niya. Andyan yung pwede siyang bumagsak sa klase. Maaapektuhan yung pag-aaral niya. Diba? Hindi siya makakapag-focus. Dyan, takot na takot ang mga magulang. Eto na yun. Pagbubuntis at saka yung masisira ang kanilang plano na ganda-ganda ng plano mo, papakandahirap ka, gusto mo yung anak mo, makita na gagraduate, tapos may potential yung anak mo, nakikita mo na may honor yung anak ko, magiging valedictorian, okay, magiging summa cum laude anak ko, magiging doktorian pagkatapos, 13 pa lang buntis na. So, hindi lang yung taong nakipag-premarital sex ang affected. Lahat nung nagmamahal sa kanya, lalong-lalo na ang magulang. Kita mo yung pandon? Yung pain? So, ngayon, ano naman yung mangyayari na emotional effect sa mga tao na na-involved dito? Ito yung may tinatawag tayo na loss of self-respect. Nababawasan yung tingin nila na respeto sa sarili nila. Sa confession ko kanina, may mga cases na kwan kasi common na kasi yung premarital sex dito sa US. Tapos isa sa mga common na napag-usapan namin yung after effect na nararamdaman nila yung parang mababa yung respeto nila sa sarili nila. Miyak sila. Parang ang bababa ng tingin nila. Bakit bumababa yung tingin nila sa kanila? Kasi ganito. Yan ano? Kinakailangan intindihin muna natin kung ano yung psychology ng babae. Diba? Kasi ang babae at saka ang lalaki, magkaiba sila ng pane, ng psychology sa lalo na pagdating din sa attitude, di ba? So, eto kasi yan. Yung mga babae kasi kapag nakipag-sex sila, ang pakiramdam nila they feel closer to the guy. Yun yung nangyayaring epekto sa kanila. And then yung sa babae, yung sex sa kanila is para maipakita nila yung kanilang care sa lalaki. Kaya dyan sila nadadali lagi ng lalaki pag sinabi ng lalaki na pakiulit nga ano yung dialogue ng lalaki. Kung mahal mo ako. Oo. Ibigay mo. Kasi yan yung psychology ng babae. Ang babae, by nature, ang sex sa kanila is yung way para ipakita nila that they care. Yan na yung kan ngayon, yan ang pinagkaibahan. Pagdating sa premarital sex, talagang dehado sila by nature kasi yan ang panglaban. Kaya nga laging nananalo ang lalaki kasi alam nung lalaki kung ano yung weakness ng babae. Pag sinabi na kung talagang mahal mo ko, ipakita mo yan. Ang nature ng babae when it comes to sexual activity,
yung sexual intimacy nila, may ipapakita nila yung kanilang pagmamahal and care through sex. Yun. Psychology ng babae yan. Tapos pangalawa, sa psychology ng babae, by nature, ang sex sa kanila is to strengthen relationship. Kaya ibibigay nila yan sa susunod uli, to strengthen. Ngayon, ang problema, ang psychology naman ng lalaki by nature, yung sex is to gain physical pleasure. Yun yung nature. Pagkatapos, hindi natin pinag-uusapan yung influence ng faith dito. Okay? So, tapos, ang babae ngayon, they may feel cheated and used when the boy does not show a greater romantic interest after sexual experience. Ito yung nangyayari sa babae. Ngayon, sa pangalawang encounter nila, itong si lalaki, kung addicted sa porno yan, gusto niya mag-sex uli sila, tapos sabihin natin yung fantasy niya ay BDSM. Yes. Yung BDSM, di ba? Yung sasaktan mo, ganyan. Oh. Yun ang gusto niyang ipagawa dito kay lalaki, ay kay babae. Ngayon, itong si babae, kahit na ayaw niya, dahil mahal na mahal niya itong si lalaki, susunod na yan. Ano yung nangyayari? Isipin mo, ano yung nangyayari sa pagkataon ni babae? Pabagsak ng pabagsak na yung kanyang self-respect. Parang mararamdaman niya na bababoy na siya. Yung kanyang question, tinatanong ko sa mga nagkukumpisal sa akin na involved sa premarital sex, na kung nararamdaman nila yung mga bagay na yon, lahat sila pare-pareho ng sinasabi. So, tas pangalawa, ito yung ugali ng mga babae, they're not expected the guy to marry them, but they're not expecting also na i-avoid sila ng lalaki after sex. Yun yung nangyayari sa babae. Na hindi kadalasan nalalaman ng lalaki. Kung nalalaman man ng lalaki, nag-ina-abuse naman ng lalaki yung weaknesses ng babae. So dito pa lang makikita mo anong klaseng relationship na meron sila sa pinasok nila. Okay? Tapos, laging ang takot nitong babae, kung halimbawa sabihin natin na ang relationship nila is boyfriend and girlfriend, natatakot ang babae na iwanan siya ng lalaki. Healthy ba yon emotionally? So, ngayon, ang repeated sexual encounter, expect na magkakaroon ng sex bawat date hanggang ang feeling ng babae kapag ayaw na niyang makipag-sex, nagagamit na siya. Kasi ganun na yung relationship nila eh. Parang mapipilitan na lang siya eh. Nakikita mo yun, hindi na nag-e-enjoy. Kasi hindi na sex ang hinahanap ng babae. Hulaan mo, brother Adrian. Ano na hinahanap ng babae? Ano, father? Kapag hindi na hinahanap, ang hinahanap niya na doon yung commitment ng lalaki. Mm-hmm. Ang fear niya kasi iwanan siya, pumapayag siya na makipag-sex. Pero hindi naman lahat ng oras gusto niyang makipag-sex. Ngayon naman, itong si lalaki naman, minsan may mga pinagagawa yan na ayaw ng babae. Mm-hmm. Ngayon, sa tuwing magkikita sila, kung puro sex na lang ang gusto paggawa ng lalaki, ngayon, itong si babae, nagsasuffer na siya ng pandito eh. Na yung parang sa kanya is yung gusto niya nang tapusin yung sexual relationship, gusto niya nang pumasok sa mas malalim na relationship, yung commitment, yung may respeto,
yung hindi na yung sexual. Kaya makikita mo ito, yung relationship ng tao ay talagang makikita mo yung nasakwan eh, nasa turo ng simbahan. Kasal, na ang purpose ng kasal is unitive, tapos yung pangalawa is procreation. My purpose yung pakikipag-sex. Eh kasi ngayon, ang nangyayari, hindi procreation eh. Recreation. So, wow. Yung nangyari doon. So, sa bandang huli, ano ang magiging sitwasyon ng babae? Napaka-vulnerable na niya emotionally. Tapos, more likely, would feel guilty. Shame. Oh. Shame. Yung shame na yan, papasok na yan sa spiritual effect ng premarital sex. Kasi, di ba, yung kwan kasi dito, magdi-dream na itong babae na mag-a-agree na siya na yung sex is maganda na sa context ng marriage. Kaso, yung lalaki naman, wala namang commitment. Vice versa, nangyari yun sa lalaki. Oo. Ang isa sa nakikita ko dyan, father, kaya madalas may mga lalaki ayaw nang hindi na walang motivation pakasalan kasi na-enjoy na nila eh. Hindi yung wishes sa marriage lang dapat mangyari. Na-enjoy na nila nang hindi pa sila kasal eh. Kaya yun yung nangyayari eh. Kaya parang yung commitment nawawala talaga. Kumbaga yung pagiging hunter ng isang lalaki, wala na eh. Di ba? Ba't niya pa ipupursu to? Nakukuha niya na yung 'di ba? Yun nga yung sex. Yun diba yung nakakalungkot eh. Diba sinabi ko sa lalaki, usually kasi sex is to gain physical pleasure. Pero kapag ang pinag-usapan mo dito, lalaki na meron siyang na-embrace na relationship with Jesus, relationship sa teachings ni Jesus, magbabago itong kanyang pananaw. Correct. Oo. Ito pinag-usapan natin ito yung human sexuality. Walang intervention pa ng ating faith. Wala pang kwan. Ito yung physical aspect. So, di ba, tapos dito papasok yung sex without, sex before marriage in girls is a recipe for insecurity. So, later on, ito ay detrimental para sa babae, para sa kanyang future marriage or relationship. Malaking epekto nito sa mga susunod na relationship. Kawawa yung lalaki na makakarelasyon din niya. Paano kung yung makakarelasyon niya ay seryoso? Kumbaga, yung lalaking seryoso na yon at mabuting lalaki, siya ang magpapasan lahat ng mga pinagdaanan nitong babae. Kaya makikita mo may kwan dyan, may epekto. Ngayon naman, etong sa lalaki naman, yung premarital sex naman will become a hindrance for satisfaction in his future bride. Bakit? Dito na papasok yung kanyang sexual experience in the past. Pag nag-asawa na siya at dala-dala pa rin niya yung ganung klaseng sexual practice, baka ang mangyayari ngayon pag nag-asawa siya, nabubuhay siya sa dream niya na based on kung ano, yung fantasy dun sa pornography. E paano kung hindi yun ang gusto ng asawa niya? Diba, first madaming nangyayari dito, kwan pa lang nila. First honeymoon, meron na silang sexual problem. Sabihin ko sa iyo, no, may mga minsan meron akong counseling sa mag-asawa na mahirap sa babae na pag-usapan ito at i-brought up sa pare kasi, di ba yung we don't normally talk about our sexual life sa ibang tao? Di ba? Yes, yes. Sa Amerika, normal na magsalita kasi very assertive yung mga tao rito. So pag pinag-uusapan namin, alam mo yung mga cases na ito, kasi kung naman ito discussion to, kaya nagiging kung tayo, hindi natin isi-sugarcoat yung ating mga terminology, no? Na minsan yung sinishare sa akin ng wife,
na gusto niya nang hiwalay yung lalaki kasi hindi naman siya nasasatisfy. Maraming pinagagawa sa kanya na nabababulan siya. Grabe. Oo. Mm. Andiyan na yung gusto ng lalaki habang bago sila mag-sex, manood sila ng porno. Tapos kung ano yung mapapanood doon, gagawin nila. Grabe. So, dito nararamdaman ng babae na nabababoy siya. Mm. So, kita mo kung ano yung epekto nito kapag nag-asawa na yung lalaki o nag-asawa yung babae. Mm. Kasi kung hindi natin i-discuss na ganito yan, nagsimula sa premarital sex, pero may epekto yan kapag gusto mo nang lumagay sa tahimik, paano kung dala-dala mo pa yung mga curses na yon? Kasi may soul ties ka pa doon sa mga previous na nakasexual na encounter mo. Meron, dala-dala mo yon. So, kahit magpakasal na, no? Oo. Mamaya, balikan natin yan. Yes. So, ngayon, ang dinesign kasi ng Diyos, di ba? Ang God designs a specific plan for sexual relations to occur only in... marriage. Correct. So, so marriage, sa context ng marriage lang, na tinutukoy natin, ano yung sinong pwedeng gumawa nito sa marriage? Male and female. And female. Oo. So, dito lang natin muna yung concentration ng ating discussion sa male and female. Ano? Ibang usapan kasi yung halimbawa yung sa outside ng male and female. Ibang usapan na natin yun. Mm. Kasi it's a separate long topic na yun. Yes. Separate long topic. So, isa pa lang pinag-usapan natin yung self, yung banana loss of self-respect. Tapos, dyan papasok yung emotionally, yung experience nung may regret. Mm. Tapos, may tinatawag tayong sense of guilt, gaya nung nabanggit mo. Mm. Tapos, yung bandage, eto yung soul tie. Mm. Na... yung naging gumugulo sa isip ng tao, yung nakarelasyon mo kung ano yung mga negative things na ginawa sa'yo, yung takot mo, halimbawa, yung mga ayaw niya, laging nasa mind mo yun, laging ayaw niya. Wala ka nang relationship dun sa tao, hiwalay na kayo, pero nasa mind mo pa yung mga sinabi niya na ginawa sa'yo. Maski halimbawa kasal na kayo, minsan lilitaw yun. Pag lumilitaw-litaw yun, makikita, yun yung mga latak ng soul tie. So, tapos dyan papasok yung depression. Papasok din yung fear of future commitment. Ayaw niya na magpakasal. Takot na siya magpakasal. O ayaw niyang makipag-commit. Takot. So, dito rin po mapasok yung destructive psychological consequences and suicides. And then, gaya nang nabanggit natin na sa physical, unwanted pregnancy, pero sa psychological and emotional aspect, may epekto yung unwanted pregnancy kasi ang tanong dyan, ready ka ba? Ano yung magiging reaction ng parents mo? Paano na yung kinabukasan ko? Paano na yung pag-aaral ko? Kasi may mga magulang, pag nabuntis ang anak, hindi na nila pag-aaralin. Mm. Tapos pagka nabuntis na, lumayas ka, huwag ka nang magpakita sa amin. Yung ikupan sila, i-reject na sila, may mga magulang na ganun. Diba? So, tapos pandagdag pa natin dyan, yung tinatawag natin na sa emotional level ng tao, ito yung tinatawag na yung not good enough when we talk about sex. Parang mararamdaman mo na iniwanan ako nung partner ko kasi I'm not good enough sa sex. Hindi ako magaling sa kama. Tapos yung lalaki naman, ang hinahanap niya yung magaling sa kama. Pag nakakuha siya ng magaling sa kama, doon naman magpro-progress yung level of kanila, level of danger ng manner of sexual intercourse. Diyan na yung magiging magpa-progress yan sa delikado na padelikado na padelikado kasi magaling eh. So, ang nangyayari ngayon, merong issue ng comparison based on kung sino magaling sa sex. Pero ito, yung mga tao or individual na
meron silang experience ng multiple sex partners. Kaya akala mo advantage 'yon, 'di ba, sa Pilipinas pagka marami kang naging siyota o marami kang nagalaw na babae, 'di ba, parang wow. Bida ka. Bida ka. Sikat, 'di ba? Ikaw lang ang akala mo. Mm. Oh, cool. Cool dude. Oh. Pero hindi natin nakikita doon yung cool na sinasabi ng he's so cool. Mm. Pagdating sa impyerno, wala yung cool na yan. Hot na. Oo. So, ang daming mga kanyan, emotional effects. Tapos, kapag meron kang sexual relationship, not necessarily with affection, lalo na kung ang motivation nun, the drive sa'yo is lust. Hindi affection yun. Tapos, meron pa itong tinatawag na sexual regrets na will last for many years. Tapos, ito kadalasan, naririnig mo ito, common ito sa mga hugot lines. Ito yung emptiness of heart does not go away. Pero sakit niyan, yung you feel empty, parang wala, hindi mo nakilala yung sarili mo eh. So, tapos yung insecurity, emotional pa niyan, emotional effect yan. And then, may tinatawag tayo na yung tawag dito yung loss of self-worth. Mararamdaman natin na wala na tayong value. Tapos, may mga iba dyan, nagna-nightmare sila. Naka-experience sila ng nightmare. Tapos, loss of self-esteem and self-respect. Matindi yan, ha? Simpleng words lang yung sinasabi ko, pero matindi yan. Tapos, andyan dyan yung tinatawag natin na yung loss of self-dignity and self-worth. And then, yung when we talk about trust, shaken na yan, magkakaroon ka na ng issue sa trust sa next relationship mo. So, punta naman natin ano naman yung mga possible na epekto dito sa spiritual part, okay? So, gaya na nasabi natin, ito yung bandage o yung ungodly soul ties. Ito yung attachment. Pero yung attachment na ito is leading to self-destruction. Oo. And then, of course, andyan dyan yung epekto na ng pinakamalala dyan, yung tinatawag natin na yung kwan, yung the idea of sin, sinful act. It is a mortal sin. Ano yung consequence ng mortal sin? It kills our soul. Ibig sabihin nun, death. Ibig sabihin kasi noon, yung presence ng Holy Spirit sa ating katawan, nawawala. Pinatay natin. Parang kandila na pinatay natin ng apoy. So kandila ka pero hindi ka wala kang sindi. Wala ka sa state of grace. Mm. Yun ang pinakamalala kasi eh. Mm. Sa spiritual condoon. So tapos yung ang mangyayari dito na depensa ng mga tao, yung tinatawag natin na moral relativism. Yung sasabihin natin na pwede ba kung yan ang paniniwala mo? I respect you, pero irespeto mo rin ko anong paniniwala ko. E paano kung halimbawa ang paniniwala mo e wala namang kasalanan sa ginawa mo? Anong masama doon? Nagmamahalan naman kami. Pero yung definition na magmamahalan doon, ang tanong ba doon, yung sinusuportahan mo kung ano yung makakabuti sa buhay ng tao kasama na din kanyang moral life,
faith life, spiritual life, career niya. Kung sinusuportahan mo yun, talagang hindi ganun siguro yung gagawin mo. Diba? Tapos, andyan dyan yung spiritual side effect, yung experience of shame, guilt, humiliation. So, nagkakaroon ka ng distorted conscience. Distorted na yung konsensya mo because of your moral relativism spirituality. Ikaw ang mag-define ng what is good and what is bad. Hindi ang church. Kasi you're not a religious, you are a spiritual person. Ang tanong, yung spirituality mo ba ay Christian spirituality? Kung hindi Christian spirituality yan, kaninong spirits yan? So, ito pa yung mga, kung ano, mga negative na mangyayari sa spiritual life natin. Ang mangyayari sa spiritual life natin is we are living in a sinful lifestyle. Ngayon sabihin natin, what about kung nag-asawa ka na? Oo. From premarital sex, tapos nag-asawa ka. So ano yung mga epekto sa kasal mo? Okay? So ang epekto rito, balikan natin, lagi kang magkakaroon ng comparison. May mga flashbacks na mangyayari sa kwan mo, sa mind mo, na sasabihin mo. Kasal to sa simbahan, Father, ah. Under the context of sacrament of marriage, ah, sa simbahan. Kasi pinag-usapan natin yung Catholic Church. Hindi yung ano, civil union. So, pero ito, mangyayari din ito sa civil union kasi hindi lang sa church wedding to. Mangyayari din ito sa civil union kapag nagpakasal ka. Present din siya. Mm. So, ito yung halimbawa, yung masasabi mo lalaki, ay, hindi magaling ang misis ko. Papasok yun. Nasa kwan mo yun, nakaregister sa mind mo yun eh. Sa will, sa memory, at saka sa intellect, yung tinatawag natin faculties of the soul, yung tatlo, nakapasok yun, nakaregister yun eh. So, makaka-apekto sa kasal mo yun kasi, di ba, isa nangyayari nga sa mag-asawa na bakit nga hinihiwalay yung babae? Minsan yung issue is yung sa sex eh, sex life. Hindi magaling. Tapos yung pag-iko ka mo yun, explore mo, yung pala kaya hindi magaling, yung pinagagawa niya is based on kung ano yung nakagawian niya at kung ano yung nakita niya na pina-fantasize niya dahil sa napanood niyang pornography o kaya kung ano yung narinig niya sa barkada niya kung paano nagkapag-sex sa mga partners nila. So it's not always in social media, di ba sabi ko, in ordinary conversation na kukuan din na nakokorap yung mindset natin na influensyahan. So anong epekto sa kasal? Infidelity. Kasi dito ipapasok yung adultery, di ba? Minsan eto narinig ko na ito, sinabi sa akin minsan, sabi ng lalaki, kasi mas gusto ko pang pumatol sa bakla kasi yung bakla lahat ng sabihin ko ginagawa misis ko. Ang dami-dami pang kwan, mga condition. Meron pang case ako na kwan, sabi ng babae sa akin, Father, pinapakwan ba naman gusto nung asawa ko anal? Tapos kasi nanood kami ng pornography, tapos sabi niya gawin daw namin yung anal. Tapos ano ginawa mo? Sabi ko, bilan niya muna ako ng kwan, bibilan niya ako ng Louis Vuitton bag, $3,000. Sabi yung natawa, nakakatawa siya, di ba? Pero kita mo yung nasisira na yung kwan doon, nasisira na yung, nadidistort na yung babae rin, nakikita mo, there's something wrong, di ba? In the first place, yung pinagagawa ng mister niya is wrong. Etong babae naman ito, sabi niya, oh sige, gawin ko yan, pero after this, punta tayo ng mall, bilhin mo ako ng bag. Ano ba gusto mo? Yung Louis Vuitton, $3,000. Anong klaseng kwan yan? Anong klaseng expression
ng love, kung ganun, sa relationship. Tapos, nangyayari yon. Papayag si babae, pero ang nangyayari ngayon, yung babae without knowing something, no, hindi niya napapansin na nagiging materialistic siya. Anong pinakaiba nun sa prostitute, Brother Adrian? Yes, tama, Father. Yun, parang yun. May kapalit. Ngayon, kung halimbawa, mautak naman to, gusto niya ng playing with words, sasabihin niya, oh, dapat regaluhan mo ako. So, yun yung magiging compromise nila. Hindi mo naman kinocompromise ng ganun pamamaraan, di ba? So, anong klaseng kanya? Anong sacredness ng marriage dyan? So, pero yung infidelity kasi, kapag ka hindi satisfy yung lalaki, pumupunta yan sa iba, di ba? So, saan madalas siya nasasatisfy? Usually sa mga prostitutes. Do you agree? Yes. Yung prostitute, bakit nakakapag-provide siya ng sexual satisfaction sa customer? Bakit yung baba, yung asawa hindi may provide? Sige nga, tulungan mo ako, Brother Adrian. Tanong ko ngayon. Bakit kayang i-provide ng prostitute yung hinahanap ng lalaki? Kasi ano, parang service ang gagawin ng prostitute eh. Kumbaga, gagawin niya lahat ng gusto mong ipagawa ng lalaki. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, halimbawa, itong prostitute nito, na babae, nag-asawa na siya. Asawa na yon. Tapos ipagawa sa kanya ng asawa niya, sa palagay mo, gagawin niya? Yes. Alam mo, good try. May mga nakausap ako na prostitute. Sa asawa. Gagawin nila yung pinagagawa. Hindi. Kita mo yung mga porno. Sabi ko sa iyo, di ba yung mga porno, yung mga actor sa porno, hindi nila gusto yung ginagawa nila. Kaya nila Yung salt ties yung father, yung nakadikit pang salt ties dun sa prostitute. So, yan. Same pa dun, di ba? Yan yung magandang punto na kwan mo, na ginawa mo today. So, sa napakaganda ng iyong observation, Brother Adrian, I will give you opportunity to give me 2 questions more. Ito yung una kong tanong. How can we protect ourselves sa mga practical na bagay o pamamaraan? Paano ba natin mapoprotekta ng ating sarili na maiwasan ang premarital sex? Okay, so practical na yung mga practical na bagay. Yes. Ito, ha? So, pinaka-importante kasi we have to guard our hearts, yung puso natin. Kasi ibig sabihin nito, yung to guard our hearts, ibig sabihin, ano ba yung mga desire talaga natin? Yun ba talaga ang gusto natin? Definitely, hindi natin gusto yung ganung bagay. So, kinakailangan talaga na magkaroon tayo ng tinatawag na self-control. Oo. Importante yung self-control. Halimbawa, sabihin natin na yung may tendency dyan na yung sa pornography, we need to have self-control. Pero tuturuan kita kung paano gagawin din sa self-control na yan. Kasi we're talking about spiritual warfare ngayon eh. Ang kalaban natin din, demon of lust eh. Sabihin natin yung sexual excitement, yung taas, paano mo puputulin yun? Kinakailangan, aware ka rin kung ano yung mga atake pagdating sa spiritual world. Pwede natin dasalin yung simple prayer ng protection in the name of Jesus. Right? In the name of Jesus, I renounce, reject, and rebuke the spirit of lust. I claim that I am a true son of God and I only belong to Him. Dasalin natin yun ng 3 times. Pero ang sacramental ay sabi natin sacred prayer. Hindi yan mabisa kung hindi rin mabisa yung level of faith natin. Parang ganito yan eh.
sabihin natin na ikaw ay warrior. Hawak-hawak mo pinaka magandang espada, pinaka matatag na espada sa lahat. Matibay yan. Hindi yan enough kahit na nasa iyo ang pinaka matibay na espada, pinaka malakas na espada, pinaka matalim na espada. Hindi yan enough. Kailangan mo rin ng strong conviction, determination, at saka talagang discipline. So, pagdating naman sa spiritual warfare, dadasalin natin yun, kinakailangan, convince ka doon sa prayer mo. Mataas ang tiwala mo sa dasal na yun kasi nanggagaling yun sa Diyos. Kapag mataas ang level of faith natin, pag dinadasal natin yun, pansinin nyo, unti-unti magsasubside yung libido o yung sexual appetite natin, babagsak yan. If it's demonic attack, babagsak yan. Lalo na kung halimbawa yung talagang lumalaban ka, na yung pinanghahawakan mo, yung pagtitiwala sa Diyos sa prayer, pansinin mo, bababa yan. Ako personally, ginamit ko na yan, ginagamit ko yan sa buhay ko. Halimbawa, sabihin natin na yung may mga circumstances na nakikita ko na I am attacked. Na halimbawa yung galit, na bakit ang taas ng galit? Galit na galit ako, sobra yung galit ko, eto lang yung sinabi niya, nagre-react ako. Pumunta ako sa isang lugar na hindi ako makikita, no? Dadasalin ko ito. Pero ang target ko kasi yung talagang matindi. Nawawala, nagsasubside yung galit ko. Pagbalik ko doon, kalmado ako. Tapos minsan sasabihin na lang ako ng kasama ko, uy, paano ginawa yun ha? Bigla ka kumalma ha? Turo ko sa'yo mamaya, sabi ko. So, yun. Tapos yung, doon na yung self-control. Ma-attain mo yung self-control, hahaluan mo lang ito ng spiritual weapon. Lalo na pag ipinag-usapan natin is demonic attack. Tapos, napakahalaga rin na magkaroon tayo ng, kung ano, ng focus on our vision. Ano ba yung vision natin para sa buhay natin? Ano ba, estudyante ka? Iisipin mo talaga yan. Alamin mo yung mga consequences ngayon na katulad nito. Alam, ang daming consequences. Gusto mo pa bang pumasok sa ganyang sitwasyon? Ngayon ang sinishare ko, paano natin puprotektahin yung sarili natin? So, na kailangan, gamitin natin yung vision natin, makakatulong yan, yung focus. Ano ba yung gusto natin sa buhay natin? Pagkatapos, napaka-importante ng mag-establish tayo ng healthy boundaries. Halimbawa, alam na natin na pagka ang katawan natin ay nahahawak-hawakan, bumibigay tayo. Diba? Diba, minsan maraming kwan dyan eh. Yung mga sa partner-partner na hindi kasal, alam na ni lalaki kung paano yung pambakwan dyan eh. Hahalikan dito, yayakapin, bibigay na. So, meron ng kasabihan na ako na no, dapat sa simula pa lang ito yung sa sexual abuse ano, ano yung ina-advise? Sa simula pa lang babarahin mo na sila kagad, mag-set ka ng boundary. Sa simula pa lang i-define mo na yung boundary mo para hindi na mag-pursue itong aatake sa iyo. Ipakita mo pa lang sa simula na ayaw mo na siya. Pero kung ikaw makikipag-flirt ka, wala na yan. Baka mahulog ka lang. So, alam mo rin yung weakness mo. So, the best way or one of the best ways to protect ourselves is to set up, establish a healthy boundary. Alamin mo kung hanggang saan lang. Halimbawa, bigay ako ng concrete example, alam mo na huwag kang pupunta sa bar, huwag kang pupunta sa mga masahista, huwag kang pupunta sa ganitong website, pipiliin mo yung mga okasyon na pupuntahan mo at pakikisamahan mo na tao. Bakit? Kasi diyan papasok din yung iaabot mo dapat yung bad company. Mamili ka ng tao na pakikisamahan mo.
lahat ng tao na magdadala sa'yo sa kapahamakan, pay attention. No kagad. Sasabihin sa'yo, ang pili mo naman, of course, gusto mo ng magandang buhay eh. Gusto mo ng maayos na buhay eh. Kailangan mo KJ mo naman. Ang KJ mo naman. Mga buyo, no? Mga Marisol, mga Marites. Oh. Sabi mo sa kanya, don't worry, babawi ako sa'yo pag nagka-problema ka. Sabi mo, punta ka sa akin, I will support you. I'll be here. Yun yun. Minsan lang naman yan. Minsan lang. Life is short. Oo, hayaan mo, huwag kang mag-alala. Pagka, okay lang yan, may experience mo naman yan. Sige, huwag kang mag-alala, hindi ako pupunta riyan. Pero anytime na magka-problema ka, lapitan mo ako, andito ako, Pads. Andito ako sa'yo. So, supportahan ka lang. O kaya, ginagawa na yan ng marami. Uso na yan ngayon. In na yan ngayon. Oo, masyado ka naman baduy. Kaya, hello, 2022 na tayo ngayon. Modern. Pagdating kasi sa concept kasi ng ano, no, sa concept ng impyerno, wala namang 2022. Diba? Ang description ng impyerno, walang 2022. Kahit ng 1536 at saka 2022, walang pinagkaiba yung impyerno. Impyerno is impyerno. God is constant. He will never change. Yes. Okay. Yung anim marerecommend ko, ito yung tinatawag na, kwan eh, na physically flee and run. Run away from sinful desire. Immediately. So dito ko nga yung ina-encourage ko sa inyo na magdasal kayo ng deliverance prayer. Lalo kung nakita nyo na matindi talaga yung atake, hindi na normal. Ang pinag-usapan natin doon, premarital sex to ha. So normally, ang mga a-atake sa atin yung demon of lust. Iba-iba sila, madami silang a-atake sa'yo. Ang taas, hindi mo na mapaglalaban, mararamdaman mo talaga yan. No? Tapos, dasalin mo yung deliverance prayer. I-try nyo ito, gawin nyo. Kaya lang, ang sekreto rito is yung strong faith, yung magtiwala kayo sa Diyos. Kasi, ang atake dito kasi ng demonyo, aatake niya yung faculties of our soul. Ulitin natin, ano yung faculties of our soul according to St. Ignatius? Tatlo yon. So, gusto nyo i-review yon? Kasi aatakihin ito sige, ng... Sige, Father, sige. Pag sinabi natin, para Father, sa mga ngayon lang nag-tune, ngayon lang nanon, ngayon lang nakapanood nito. Di ba sinabi natin yung faculties of the soul, according to St. Ignatius, yung will, yung intellect or understanding, tapos pangatlo, yung memory or imagination. Ito yung mga powers natin. Pero yan ang aatakihin kasi, halimbawa sa memory, dyan papasok yung, bigla mo na lang maiisip uli yung mga napanood mo, yung narinig mo, yung nakita mo, yung na-experience mo, flashback yan. Wala nang mangyayari sa'yo, yung utak mo laging mag-flash doon yung memory. Ulit-ulit yan, andyan yung tinatawag natin memory ng lust. Sa Tagalog, ganun tawag, ibog ba? Ulit yan, andyan yan sa memory mo. Ngayon, paano sila nakapasok sa memory mo? Sa five senses. Ulitin natin, ano yung five senses, Brother Adrian? Smell, sight, touch. Sight. Ears, hearing. So, protektahan natin yung ating faculty sa memory. Kasi tawag dito, halimbawa pag nakikinig ka halimbawa ng chismis. And yun, ito problema sa marites, 'di ba? Ito. Narinig yan eh. Tsaka minsan di naman nila nakita. Minsan nakita nila, pero di nila narinig. Minsan,
narinig nila, di naman nila nakita. Minsan both, hindi nila nakita, di narinig. Pero tawag dito is yung naramdaman nila. Kasi minsan yung nangyari yung incident, andun sila, pero nararamdaman nila. So, lahat siya, halimbawa, paano nadidikit yung memory of loss sa katawan? Kapag halimbawa yung sa katawan kasi yung touch, papasok sa yung memory mo yung pinagagawa ninyong immoral sexually sa touch, di ba? Tapos minsan amoy pa lang mababalik sa iyo yung memory eh. Agree ka? May flashback. Relate ako diyan, relate ako diyan. Oo. Amoy, di ba? Papasok na yung last diyan, amoy pa lang, di ba? It reminds you. Tapos yes, yung sa smell, ayun nga. Pagkatapos yung sa senses. Mm. So sa senses, diyan papasok yung sakwan nga natin sa memory. Imagination. Mm. Bombarded yung ating memory. Ayun, pinaka nag-struggle ako nun sa memory. Bumabalik yung mga ano mo nun, yung mga past nun. Oo. Hirap na hirap ako nun. Memory sa senses, di ba? Tapos, yung isa naman yung sa intellect natin, sa understanding natin, pang-unawa. So, yan na yung mga nakuha natin na yung mga na-pick up natin na mga information na mga mali. Na according to science, it is okay to have, to have sex. It's healthy. Isa ka yung na-share ko na before. Sa circle, ano daw, yung sa circulation daw ng ating blood. Yan. Pero pa dyan, di ba yung justification na yung sa YouTube o kaya sa Facebook, sabi na ganun, yung multiple sex experience can enhance spirituality. Sabi ko, malamang hindi yan Christian spirituality. Ibang super, klaring, ano, preternatural. Oh. Sige, tawa-tawa tayo. Mamaya, takihin tayo, no? Okay. Tapos, pangatlo yung will. Yung ating, yung will natin, kakayahan natin na to say no and to say yes. Ang kwan dyan eh. Ang isa challenge dyan ng demonyo. So, sasabi na ganun eh, bakit hindi mo muna subukan? Eh kung hindi nag-work out sila, eh, bale mo sa'yo, okay naman pala. Compromise na yung will mo. Minsan naman yung will mo, compromise din dahil sa takot. So, dun ina-atake yung willpower natin. Nako-control, namamanipulate yung willpower natin, pwedeng sa takot. Takot na mawala yung tao. Takot na naiwanan tayo. Tapos naman yung will to explore naman. Ay, parang exciting. Di ko pa nagawa yun. Gawin ko nga. Exciting eh. Mm. Oo. My experience ko naman to, life is short. Oo. Tapos nirecommend sa'yo ng markada mo. Oo. Oo. Tapos usually, utubuso dyan, di ba, father, pag 18, oh, binyagan na yan. Di ba? Yung mismong tatay pa yung magdadala sa ano, prosti. Grabe, di ba? Kasi ginoglorify nila yung distorted meaning ng masculinity. Pero isa lang ang tinutumbok noon, yung supremacy ng masculinity. Walang kwan yun, walang context ng morality. Kasi if you combine it with the context of morality, magkakaroon ng judgment dyan kung yun ba ay good or bad. Kaya yung mga spirituality na ina-embrace ng mga tao ngayon, umaalis sila sa concept ng religion. Lalo na ang Catholic pa naman, well-known pagdating sa morality. Kasi ang judgmental nga daw tayo. Masyado naman yung mga masyado kayong judgmental, di ba? Yung judgmental na yun kasi tawag dito is in the context of just for discussion,
may truth, may katotohanan sa sinasabi nila kasi may mga tao talaga na ginagamit nila yun to judge people. Para ipamukha sa tao na ganito sila, ganyan-ganyan. Pero in the context of understanding yung value ng action, is this action right, just, healthy, or not? Yung judge na yun, yun yung gagamitin natin para makita natin kung ito ba ay tama o ito ba ay mali. Kailangan natin ng judgment in that context. In that context. Pero kung halimbawa, yung tao ay sasabihin mo na forever ka ng salbahe, forever ka ang magnanakaw, is forever magnanakaw, judgment yun. Pag sinabi mong magnanakaw ka, judgment yun. Pero pag sinabi mo ang pagnanakaw ay kasalanan, judgment din yun, pero in the right context. Yung judge na sinabi mo, ayoko sa'yo, magnanakaw ka, talagang kwan yun. Negative yun. Pero pag ang sinabi ko, Adrian, yung pagnanakaw ay masamang gawain, judgment din yun. Pero ang context nun is, binibigyan mo ng, kwan ano, binibigyan mo ng kahulugan na yung ginagawa ng isang tao ay masama na. Kasi kung wala kang capability na mag-judge, ang mangyayari ngayon, wala nang kasalanan. Lahat is tanggap, permissible na yun. Delikado yun. Kung nawalan ka ng capability to make judgment. So I think, nai-explain ko ba ng klaro yung dalawang bagay na yon, yung judgment, the word could also be used to put down the person. Pero yung judgment itself per se is the capability and capacity to determine what is good and what is bad. There's nothing wrong with that, di ba? Okay. Ngayon, sagutin ko yung dalawang tanong mo. Ano yung sabi mo kanina sa tanong? Pakiulit yung pangalawang tanong mo. Paano ba natin mapoprotekta ng ating sarili na maiwasan ang premarital sex? Diba? Ah, meron pa isa. Yung pangalawang tanong mo. Hindi ko pa to na ano eh. From the spiritual point of view, ano ba ang dapat nating gawin para matanggal ang ungodly soul ties? Ito yan. I'm sure marami nag-aabang dyan. Oo. Pinagawa mo sa akin, sa amin yan eh, ni Jesse, bago kami kasal. Oo. Yan. Di ba? Oo. So, ang... At ako personally, Father, ramdam na ramdam ko yun, yung nirenounce ko lahat yun. Grabe, as in, I feel liberated sa mga anong attachment sa akin. Yung dating nagpa-flashback sa'yo, biglang instantly nawala. Kaya excited ako sa didiscuss mo ngayon. Okay. So, ngayon, proseso ito kasi, proseso. We're talking about spiritual warfare ngayon, di ba? Spiritual warfare na ito. Ngayon, kapag spiritual warfare, kanito tayo tatakbo? Sa Diyos. Sa Diyos. Mm-hmm. Kasi, sa Diyos, lahat talunan. Pag siya bumanat sa kalaban, hindi patas ang laban kasi, paano mo naman sasabihin na patas ang laban kung ang kalaban mo ay Diyos? Diba? So, sisiw lang yan kasi ang opposite ng demonyo, hindi ang Diyos. Tandaan nyo yan. Hindi sila magka-level. Kasi ang demonyo, creatures sila, creatures. Ang Diyos, creator yan. So they are not in the same level. Okay? I-klaro ko lang yan.
So, kaya lang tayo takot na takot sa demonyo kasi mas mababa tayo sa rank ng mga demonyo kasi spirit sila eh. Mas mababa tayo. Pero nakita naman natin kung nasaan yung puso ng Diyos. Diba bumaba siya nag-anyong tao? Naging tao talaga katulad natin. So, yung pagiging tao niya, hindi nawala. Talagang reality na yan. So, napaka-importante yung tinatawag natin unang-una is repentance. Pero bago ko i-kwan yan, ano, pakilala ni Brother Adrian yung binigay ko sa iyo na sa pagtanggal yung sa Unbound para makita nila. Pwede pa bang lakihan yan o hindi na? Hindi na, Father, pero ibukay post ko na lang sa page. Mga kakos lang kasi copy niya. Tinatawag na Unbound. Kasi yung gagawin natin dito, di ba, dahil sa premarital sex, nagkaroon tayo ng soul ties. Ibig sabihin, bound. Bound. Ibig sabihin, talagang nakakapit na tayo. Di ba? Kapit na yan eh. Naka-tie yan eh. Nakaganyan na yan eh. Paano natin aalisin yan? May tinatawag tayo na Unbound prayers. Ito yung tinatawag natin na deliverance prayer din ito kasi pwede ito gamitin para matanggal yung ating pagkakadikit doon sa tao na yon at yung impluensya ng mga masasamang espiritu na kumapit sa atin. So, yung first key na tinatawag natin ay yung repentance and faith. So, anong gagawin natin dyan? Kinakailangan natin dito talaga na magsisi. Pagsisihan natin yung ating mga pinasok o binuksan na doorways sa mga demonyo, sa ating kalaban. Tapos, gawin natin ay magpakita tayo ng total surrendering, pagtitiwala sa Diyos. We need to demonstrate our trust. Kailangan nating isurrender yung sarili natin and at the same time, magpasalamat tayo sa Diyos dahil nandyan siya lagi. Yung kanyang mercy is divine forever na willing siya sa atin na magpatawad. So, pwede nating sabihin as an expression of our love, Lord Jesus, I believe in you. I believe in your great love for me. Thank you for dying for me. Thank you that you are stronger than any situation. And then, susunod natin gawin dito yung make acts of repentance. Sabihin natin na, Lord Jesus, please forgive me for, and then imi-mention natin yung mga gagawin nating listahan na mga kasalanan natin na alam natin. So napaka-importante rito ng preparation. Para di natin makalimutan, ilista natin kung ano yung mga nagawa natin na kasalanan, mga pagkakamali sa Diyos. And then dasalin natin yung Lord Jesus, please forgive me for, and then i-enumerate natin yung mga bagay na nagawa natin na gusto nating ihingi ng tawad sa Diyos. Lord Jesus, I repent of, and then i-enumerate mo yon. Lord Jesus, I'm sorry for, and then you enumerate. Yung pangalawang key na gagawin natin, ito yung tinatawag natin na forgiveness. So, napaka-importante na malaman natin kung sino yung mga tao na nagbigay sa atin ng sugat. Mga tao na naglagay sa atin sa kinalalagyan natin na hindi tayo masaya. Yung mga taong nakasakit sa atin, lista natin yung mga pangalan nila.
Tapos, ganito yung dadasalin natin. In the name of Jesus, I forgive. Then you mention the name of the person. It has to be done one by one, isa-isa. Give yourself time to do this. So, in the name of Jesus, I forgive Mr. X for, and then i-mention natin ano ba yung ginawa nung tao na yon. So, i-complete ko yung prayer. In the name of Jesus, I forgive Mr. X for abusing me. So, minsan naman, nakakalimutan natin, kailangan din natin palang patawarin yung sarili natin. Kasi, may mga bagay kasi na sinisisi natin sa sarili natin. Kailangan natin patawarin yung sarili natin. So, sasabihin natin, in the name of Jesus, I forgive myself for being unfaithful to your commandments. Pero maganda, ilista mo lahat yun. Huwag mong hayaan na may makalimutan ka. So ngayon, yung pangatlong step na tinatawag natin yung third key, ito yung renunciation. Ano ba ibig sabihin yung renunciation? Ibig sabihin, gusto na nating i-reject, i-renounce. Ibig sabihin, yung isinasantabi na natin, gusto nating itakwil. Gusto na nating alisin yung isang bagay. So, halimbawa, ano ba yung mga gusto natin na tawag dito i-renounce. So may mga binigay kasi ako na example dito sa nakalagay niya, kaya lang hindi makita yan. Meron tayong tinatawag na kailangan i-identify muna natin yung mga bagay na gusto nating itakwil. No? Halimbawa, andiyan dyan yung anger, galit, hatred, lust, pride, fear, anxiety, tapos yung fear of intimacy. Mga example lang yun, ha? Pero we need to identify and put a name dun sa mga bagay-bagay na gusto nating i-renounce. So, sa unang-una, ito yung i-renounce natin, yung mga espiritu na yon. Ano ba yung mga espiritu na yun, ano? Renounce anything you are feeling or tend to feel as a pattern in your life that you know is not from God. Ito ay hindi galing sa Diyos. Katulad ng mga na-mention ko, yung galit, anger, hatred, lust, hindi yan galing sa Diyos. Inggit, hindi yan galing sa Diyos. So pag na-identify na natin siya, yung mga spirits na yon, kasi may mga spirits yun eh, spirit of anger, spirit of hatred, spirit of division, spirit of pride, identify natin. And then, ito yung prayer natin. In the name of Jesus, I renounce the spirits of anger, hatred, pride, etc. Ngayon, pwede nating i-renounce din yung mga paniniwala natin na hindi naman ito talaga parte ng katotohanan na galing sa Diyos, pero naapektuhan tayo. Halimbawa, yung I am not lovable, I am not good enough, I am a failure, and everything that I do is bad. Tapos minsan naman, yung mga paniniwala natin na walang forever, di ba? Na naniniwala tayo na walang forever na relationship. We need to renounce it. Paano natin gagawin yung mga kasinungalingan na yon? Halimbawa, pwede nating sabihin na, in the name of Jesus, I renounce the lie that I am not lovable, that I am a failure, that God is not good, that I am not good enough, that there's no forever relationship. Yun yung gagawin natin, we have to renounce yun. Minsan naman,
ang i-renounce natin yung mga sinabi sa atin na negative nung mga tao na naging parte ng buhay natin. Halimbawa, sinabihan ka na you are a failure. Sinabihan ka na you are stupid. Ang tanga-tanga mo. Tapos sinabihan ka na ang sama-sama mo, isa kang magnanakaw. Kaya forever kang magnanakaw. Hindi ka sinungaling ka. Hindi ka na makakaahon dyan. Lahat ng mga bagay na yon, pagka nagkaroon sa iyo ng negative impact, naniwala ka, kinakailangan mong i-renounce yan. Minsan may mga magulang, di ba, yung itinatakwil ka, sasabihin ka ng magulang mo na gagapang ka, na parang ahas, di ba, minsan sinasabi ng kwan, tas minsan sasabihin sa iyo na kwan na isinusumpa ko, maghihirap ka na parang ahas, yung mga ganon, gagapang ka na parang mga curses. Lahat ng mga natanggap natin na masasakit na salita na nagkaroon ng epekto sa atin. So, paano natin sasabihin yon? In the name of Jesus, I renounce any spirit that was at work in my, let's say, sabihin natin, in my mother, in my father, in my wife, in my boyfriend, when she or he said, tapos sasabihin nyo ano yung sinabi ng tao, and I break the power of those words over my life. Huwag kayong mag-alala kasi itong mga sinasabi kong ito, ibibigay sa inyo ni Brother Adrian at makikita nyo kung ano itong dinidiscuss ko. Tapos, minsan may mga binibitiwan tayong mga salita. Halimbawa, sasabihin mo na ganito na, I will never trust you anymore. I will never trust anyone. O kaya, nagalit tayo, sasabihin na, natin na hindi na ako makikipag-usap sa pamilya ko. Nagalit ako, hindi ko nakakausapan si ganito. From now on, hindi na tayo magkapatid. From now on, alam mo yung mga ganon? Di ba? So, kailangan nating i-renounce yon. Paano natin gagawin yon? Sasabihin natin, in the name of Jesus, I renounce the vow. Vow yun eh. I renounce the vow I made when I said, I will never have a relationship with anyone anymore. And I break its power over me. Pero dapat pag dinadasal natin ito with strong faith, kailangan talagang makikita natin na tinatakwil natin. Minsan kasi, di ba, sa premarital sex, may mga activity na nangyayari, may mga kulto-kulto na involved tayo sa mga ganyan. So, yung occult, kinakailangan din nating ikwan yan, i-renounce. So, and then yung soul ties, yung pinaka-core ng topic natin ngayon. So, renounce any bondage that form between you and someone else because of sexual activity that was outside of marriage. So, ito yung form na sasabihin natin. In the name of Jesus, I break every physical and spiritual tie with, sabihin natin yung name, with Mr. X or Ms. X, and I take back what I gave to her. Kasi yung binigay mo sa kanya, yung time mo, yung iyong value, may mga nawala sa iyo eh. Kinakailangan kunin mo uli yon. From, kukuha mo uli yon sa spiritual world by doing this prayer. So, dito sa soul ties kasi, let me clarify, ang unang step kasi sa soul tie, kinakailangan ma-renounce mo muna kung ano yung bakit ka pumasok sa soul ties. Halimbawa, ano yung mga sexual sin? Ano yung mga sexual sin na involved sa'yo? Halimbawa, premarital sex,
o kaya pornography. So, yung mga sexual sins na related sa buhay mo. Pero usually kasi itong soul ties ito ay nakukuha sa sexual intercourse. I-renounce mo muna yung premarital sex. And then, kaya makikita mo sa sinabi natin, nauuna yung renunciation bago nauna muna yung renunciation bago sa soul ties. Kasi yung soul ties dito kasi, eto na yung tatanggalin mo na yung babawiin mo yung mga nawala sa'yo. So, pag pari kasi ang gagawa nito, ikakat nung pari yung soul ties. Sasabihin nung pari na in the name of Jesus, I sever the ties. Ganyan. So, ikaw naman, ikakat mo naman dito yung pag ikaw naman ang gagawa, gagawin mo to sa harap ng altar, ikaw yung magkakat dito. Bakit pwede mong ikat? Kasi meron tayong authority sa katawan natin. May authority tayo sa sarili natin. Kaya we can do it. Pero maganda, mas maganda kung ang magkakat nito yung pare. Kasi we're talking about higher authority. Pero kung ang tanong mo, can you do it by yourself? Yes, because it is your own. You have the authority to your own self. O pwede yun. Kaya tanong, Father, nalilito ako, dala-dalawa sinasabi mo, huwag kang malito, parehas silang pwede. Kaya lang, mas maganda kasi yung may experience mo, yung higher authority sa'yo ang gagawa nun. Meron kang kwandoon, meron kang spiritual happiness na makukuha kasi alam mo na supported ka talaga ng spiritual leader mo. Diba? Hindi ka nag-iisa, kundi meron pa nakasupport sa'yo. And then yung fourth key dito, yung once you have done your forgiving and renouncing, give a simple word of command. Ito na yung in the name of Jesus, I break the power of every spirit that I have renounced and every related spirit, and I command them to leave me right now. Gagamitin mo na yung panmurito, yung authority mo sa sarili mo. Kapag pare naman, pare ang magbibigay ng authority sa bilang kuno no, bilang representative ng simbahan, mas mataas. Siya naman ang magkakat dito sa iyo. And then sa 50 is the blessing. So pag-aralan niyo mabuti itong ibibigay ni Brother Adrian na copy ng prayer kasi magagamit niyo ito. Tapos kung fortunate kayo and may opportunity kayo, maganda rin na ma-involve niyo yung pare, especially yung familiar dito in sa deliverance, para tawag dito is maranasan naman ninyo yung support ng higher authority aside from ourselves. So, Brother Adrian, ito nagtatapos yung ating topic for today. And I hope and I dream na sa conversation na ito, mabusog yung ating kaluluwa, mabusog yung ating tayo pala ay hindi basta-basta object lang ano na na nakakap, hindi pwede pa lang maiwasan itong mga bagay-bagay na ito, no? Ang tanong, bakit naman hinayaan ng Diyos na mangyari ito sa atin, Brother Adrian? No? Kung sabihin mo, bakit naman pinayagan ni Lord na mangyari ito? No? Ano bang klase si Lord? Tama. Alam mo, may sagot dyan si St. Teresa of Avila. Ano, Father? Kasi yung sa kanya kasi, parang kinwesto niya si Lord, sabi niya, na bakit ganito yung treatment mo sa mga kaibigan mo. Tapos sabi niya, hindi ako magtataka kaya ang konti ng kaibigan mo. Hindi, kasi ito kasing yung ginawa kasi ng Diyos kasi nirespeto niya yung value natin kaya meron tayong free will . Mahal na mahal niya tayo kasi, di ba pagka mahal mong tao, gusto mo yung tao ay may laya, may kalayaan.
Pero ang kagandahan kasi sa Diyos, binigyan niya tayo ng kalayaan pero nakagwardiya siya, no? 24/7 nakakwansya, nakagwardiya sa atin. Talagang handa talaga tayong parang isang loving parent, 'di ba? Na yung gusto mo makita yung anak mo na matuto, ma-develop yung kanyang sensory motor, 'di ba? Yung pagkagumapang niya, naglakad diyan, diyan ka lang, gusto mo masubaybayan yung kanyang paglalakad. Hinahayaan mo lang siya papanikit sa bintana, hinahayaan mo lang, pero andiyan ka naman nakabantay kung may mangyayaring masama. Kasi ang Diyos, andiyan dyan yan. Hindi naman niya papayagan yan ng basta-basta lang na hindi ka mag-grow. No. Mag-grow tayo dyan kasi hinahayaan yan kasi babalik at babalik tayo sa Kanya para mangingi tayo ng tulong. Kasi alam naman natin na sa Kanya walang imposible. Amen. Amen. May nagtanong dito, Father, yung first interview ko daw sa'yo, wala na dun sa sa channel ko. Baka pwede mag-request sa'yo ng personal na i-forward mo sa kanya. Pwede ba yung ganun? Pwede naman. Siguro mag-email na lang si Sis Gina or mag-message sa page. Mag-message sa page ko. Medyo... nagkaroon lang ng, ano ba? Sabihin ko ba? Ayun, meron lang ano, need na tanggalin, ganyan. It is done privately kasi talaga yun eh. Confidential. Yung kwan na yun is para for that particular one lang yun eh. Oo. Pero kung kailangan nyo, pwede kayong magsanggunin kay... Yes, message mo na lang si Gina Alcera sa aking page at ipo-forward ko sa'yo. And Father, pwede bang mag-entertain ka the last two questions? Ito kasi yung common na nakikita kong tanong nila eh sa kanina. Ano po yun? Paano daw magpapakasal kung magkaibang religion? Ang tanong ko muna ngayon, kanino kayo magpapakasal na simbahan? Sa babae, sa relihiyon ng babae, sa relihiyon ng lalaki. Anong klaseng plano nyo muna sa pagpapakasal? That's the first question. Halimbawa, Katoliko ako, yung papakasalan ko ay sabihin natin na Jewish. Okay. Pag-uusapan namin dalawa, sabihin ko sa kanya na napaka-importante kasi sa akin na magpakasal sa simbahan. Yun. Hindi mo naman kinakailangan na magpa-convert. Ang tawag doon, mixed marriage. Okay. So, di nakamadali doon. Pupunta sila sa kanilang parokya. Father, magpapakasal po kami. Ito po ang sitwasyon namin. Ako po ay Katoliko, siya ay hindi Katoliko. Ano po ang mga requirements? Yun. Pero ang number one requirements niyan, ako nagpakasal ako, kailangan niyan binyagang Katoliko at talagang ma-receive yung sacrament na galing Katoliko, 'di ba? Ang problema kasi diyan, kung yung asawa ayaw talaga. Ang unang question diyan, is it possible to get married? Yun. Pag hindi naman posible, bakit i-entertain natin yung question na yun kung hindi naman pwede? So yung question muna is kung nag-agree yung couple na magpapakasal sila, ang tanong doon, kaninong faith tradition sila magpapakasal? Katoliko ba? Or sa faith tradition ng isang party. Ngayon, kung ang sinabi nila nala, magpapakasal sila sa Katoliko, magpapakasal sila dun sa kabila. So, ang first step, alamin muna nila kung saan sila magpapakasal. Simbahan, anong klaseng simbahan, sa Katoliko, or dun sa simbahan ng kapartner niya. Yun. And then, pag sabihin nila sa Katoliko,
punta sila sa simbahan nila, sa parokya nila. Father, okay, ako si MS Secretary, pa-schedule kami ng interview, magpapakasal kami. Ano po yung mga requirements? Kasi sa first interview, ang tatanong ng pare, is this your first marriage? Sasabihin mo na, ay hindi po, kasal na po kami sa civil. Noon. So, ang magiging nature ng kasal nyo, yung tinatawag natin na convalidation. Ano yung next question? Actually, marami pa akong gusto itanong sa'yo dyan sa issue na yun eh. Pero, privately na lang. Marami. Masasagasaan dyan. especially sa blessing ng Diyos kung na, I mean syempre we know the Catholic Church was the si Jesus ang founder niyan at siya talaga ang gumawa ng mga sacrament natin. Magbibigay lang ako ng follow-up information, no? Kasi ganito yan eh, pumasok kayong dalawa sa isang relationship. Yun naman yung sinali si Kristo. Yun lang yun eh. Yun lang yun eh. Hindi nyo siya sinali. Kayo lang. So, wala kayong maasang protection sa relationship nyo. Hindi naman siya kasali sa relationship mo eh. Halimbawa ako, hindi ako kasama sa relationship yung mag-asawa. Sino ako? Irirespeto ko naman siyempre yung freedom, yung free will nyo. Irirespeto ko naman kayo na hindi nyo ako gustong isali sa relationship nyo eh. Paano ako makakabigay ng kwan ko, ng sarili ko? Halimbawa, sinabi mo, sabi natin ganito ha, yung pag-iisang dibdib ay nagiging isa kayo, di ba? Alam natin yan na whether it is sa church or sa civil, talaga nag-iisang dibdib yan, di ba? Ang pinakaibahan sa simbahan kasi, isinali mo si Kristo sa relationship mo. Ang image ng church wedding kasi is kayong dalawa ng partner mo naging isa, you represent the church. Ang bridegroom niyo si Christ. Sinong asawa niyo? Si Jesus. Ayun. So, yun ang pinakaiba kasi. Kapag pagka sinali mo si Kristo sa relationship ninyo, message siya. Doon sa isa, hindi nyo sinali eh. May follow up ako dyan eh, pero tanong ko sa'yo mamaya. Oh, sige. Ano kung sa ano? Nagpakasal sa outside the Catholic Church. Ano yan, Christian? Hmm. Yung marriage kasi nila, sa alam natin na hindi naman kasi kwan yun, no? Hindi naman siya katulad sa atin na sacramental. Yes. Hindi yan sacrament. Oo. Hindi sacrament. Wala lang ganun. Hmm. So, para sa kanila, parang symbol? I don't know. Hindi. Yung Eucharist ang symbol. Symbol. Pero hindi ko sure kung ano yung paning sa kasal. I don't know. Yung sa kasal kasi nila, tawag dito is not a sacramental kasi sa kanila kasi hindi naman bilang na bilang lang yung sacraments, hindi naman kasali yung magtanong tayo sa eksperto diyan, sa mga eksperto diyan na kuno, no? Gawa ka ng isang segment diyan. Kunin mo yung canon lawyer kasi tawag dito is mas malawakan pa na kunya ni na pag-uusap. Yung eksperto sa canon law ko din mo. Sa akin kasi yung sa spiritual care ako, pwede nating i-discuss kung yung epekto sa epekto niyan sa spiritual condition natin. Doon din ko masagot talaga yung mga. Pero yung sabihin natin na halimbawa rito yung sa kanila kasi is they are Christians. Pero ang iba lang dito is kung sa kanila is ang tanong, ito, first question. Yung wedding ba sa kanila is sacrament? Pag ang wedding is sacrament, ibig sabihin may sacramental grace.
Okay. Mm. Ngayon, kung hindi sacrament, si Christ naman ang nire-recognize nila. Mm. Hindi nila in-ignore si Christ as part of their marriage. Mm. Okay. So, ang tanong, may protection ba siya? It's not a sacramental protection, pero Christ is part of their, may blessing. Mm. May blessing yun. Pero, magpa iba doon sa concept ng Catholic kasi, di ba, yung oneness nyo eh. Correct. Ang lalim na, talagang salpak talaga na parte siya ng kasal nyo eh. Kasal ka sa kanya eh. Siya ang groom nyo kasi kayo, you represent the church. Isa lang kayo eh. Kaya nga pag sa mag-asawa, ito pinuturo ko kapag ka may marriage preparation, sinasabi ko sa kanila na never kayong gagawa ng decision sa buhay niyong mag-asawa na hindi kasali ang opinion ni Christ. Paano mo malalaman kung ano yung say ni Christ? Revealed na yan. Ano ba yung turo niya tungkol sa buhay mag-asawa? Available na lahat yan sa simbahan. So, hindi ka gagawa ng decision na hindi kasama si Christ. Kasi nung nag-asawa ka, kasama siya. Siya ang groom. Iba yung issue okay. Na kasi yung mag-asawa, pero yung final decision nyo, ano yung decision ni Christ? Kasi sa inyong dalawa, mag-uusap kayo kung ano yung decision nyo. Pero ang tanong doon, i-echapwera nyo ba si Kristo sa decision nyo bilang mag-asawa? No! Kaya hindi nga po ba din sasabi mo na i-divorce kita kay Christ? Hmm. Kaya hindi yan nag-exist talaga sa church wedding. Sa atin kasi, ang makapag-disturb lang natin ng ating marriage ay kamatayan o kaya from the very start may nakita na kagad na defect. Yun yung doon papasok yung annulment. Oo, ibig sabihin from the very start hindi void and yes, null. Hindi valid. Parang halimbawa sabihin natin, oo, meron kang credit card na ipinapakita sa akin. Kaso hindi naman valid. Ayaw naman, dinidecline naman. Ang tanong doon, yung mga credit card ba din na dinidecline, may silbi? Hmm. Di ba wala? Sabi ni Rene Calcens na, sabi ni Brother Noidora, sa Protestant contract po ang marriage nila. After 5 years, mag-renew and depends sa couple kung mag-renew or not. Wow, parang ano ah. May renewal. Parang driver's license. Oo. Nag-expire. Kaya may magandang question yun ako niya. Sabing ganun eh, Father, magpapa-renew kami ng renewal ng wedding. San tanong, kailan ba expiration? Malapit na ba? parang nag-apply ka lang ng driver's license, no? Kasi mag-renew. I-renew mo. Pero in the context of, sa atin kasi, ang ibig sabihin ng renewal is yung tawag dito yung kung ginawa niyo nung marriage, nung vows, di ba? Yung mga makadamdaming pagsasala. I do. Oo. Kumbaga is yung gusto niyo ulit na bigyan uli na. Yes. Oo. Bigla yung paggunita uli dun sa ginawa ninyong marriage vow, gusto niyo uli na bigyan uli ng kwan yun, ng importansya, i-renew, ganyan. Hindi ito yung renewal na mag-expire. Hindi ako aware dun. Hindi ko alam yun. Ganun pala. May expiration. Oo. Sa kanila. Sa kanila, oo. Kasi sa atin kasi, ang pinakasalan natin, si Christ, yes. Kay Christ walang expiration yan. Yesterday, today, and forever. Amen. At ito, Father, follow-up lang kanina. Father, before kami nagpakasal sa church, mister ko, nag-live-in muna kami, pero nag-confess naman na ako, need ko pa ba i-pray yung prayer na sinabi mo? Yes.
Ang pinakaiba kasi noong confession, 'di ba? Ang nililinis mo rito yung kaluluwa mo eh. So tawag dito is clear ka na doon. Pagka humarap ka sa Diyos, malinis, wala lahat na 'yon eh. Ang tanong dito, yung memory na nakadikit, andun pa 'yon. Kaya halimbawa may mga cases na ganito no, no yung ito yung sa addiction sa alam ba sexual addiction, 'di ba? Tapos ang addiction kasi alam natin na kung ano yan eh, sexual addiction na may kung yan, may context yan ng spiritual attack yan eh. 'Di ba? So pag nagkumpisal ka, halimbawa ganito may mga cases kami na ganito na father, ba't ganun? Kakukumpisal ko lang. Pagdating ang kinumpisal nga niya, pornography and masturbation. Tapos kakukumpisal lang niya. Yung bahay niya sa simbahan, mga 5 minute drive. 5 minute drive lang, 5 minutes. Yung layo. Pag nag-drive ka, 5 minute drive. Tapos pagdating niya dun sa kwarto niya, ayan na naman, na-hook na naman siya sa pornography at saka kwan. Ang tanong doon, bakit ganun nagkumpisal na siya? Oo. So magandang example 'yon. So, sa mata ng Diyos talagang kwan na siya. Clear. Pero ang tanong, bakit pagdating doon kasi bound. Ibig sabihin may kapit. Ibig sabihin nakadikit na talaga siya doon. Ibig sabihin kumapit na sa senses niya, sa memory, sa will, sa understanding yung faculty. Ibig sabihin hindi pa siya malaya doon. Nakadikit na doon. So yung binigay natin kanina dito yung renunciation and cutting of soul ties, yung mga pakwan doon, pero yung soul ties sa kanya na sa sexual intercourse lang yan ha. So dun sa tawag dito yung dito sa kwan kasi sa pornography kinakailangan ma-renounce yung spirit ng last pornography at saka sa yun. Tapos usually kasi kapag ka sa pari kasi ikaw ang pupuntang pinakaibahan yan, ganito yan eh kasi ang mga demonyo gustong-gusto nila yung empty space. Halimbawa, di ba yung love o kaya yung purity, tinanggal mo, nireject mo yun kasi gusto mo makipag-sex eh. O, hindi ako maniniwala sa mga abstinence, hindi ako maniniwala sa control. Oo, kasi purity, hindi ako maniniwala dyan, wala nang, hindi man masama yan. So, in-empty mo yung space na yun, tapos ka ng open door sa demon of lust. Yes. Yun. Ngayon, pag nireject mo itong demon of lust na yan, matatanggal yan sa memory. Pero empty yan. So, yung pasok ngayon, kapag kayo umpare na may background dito sa spiritual warfare and deliverance, ang gagawin niya, maglalagay siya ng, ipi-fill in niya nun, ng, ganyan eh, fill in ng, halimbawa, ng spirit of, Holy Spirit of chastity, spirit of purity, yung mga gano'n, lalagay niya yan, tapos isisil niya yun eh. Para hindi empty. So, hindi naman kasi lahat ng parents familiar din sa ganyan kasi iba yung concentration ng kanilang ministry. Pero usually kasi yung nasa Ministry of Deliverance, familiar sila sa ganitong sitwasyon. Oo nga, yung Unbound ministry. Ito kasing Unbound, hindi pa ito popular sa Pilipinas, sa US, Canada. Nung in-introduce mo yan sa akin, meron palang ganyan. Yun. Tanong mo kay Father Darwin. Siya. Pero kasi hindi ito kasi sa bago pa lang ito sa US. Nung time ko, maraming mga 100 plus kaming nag-participate dito all over United States including Australia and Canada. Wow. Oh, pero ang tanong doon, ilan lang sa umatid ang willing magkinig? Natakot sila.
Oh, and 'di ba may na share ka sa akin na nag-confess sa iyo, tapos paulit-ulit yung kasalanan na sinasabi niya. Tapos nung ginawa mo to sa kanya, instantly 'di ba nawala. Ang nangyari pa, nag-manifest. May nag-manifest talaga. Mm. Tapos may reaction talaga sa prayer. Ibig sabihin, in that case, may hint talaga na pumasok na sa loob ng katawan eh. Hindi siya attachment lang eh. May pumasok talaga sa loob niya kasi may nanggagaling sa loob eh. Nagkwansa yung nag-foaming and then nagsuka. Mm. So ibig sabihin, meron nang pumasok sa loob ng katawan niya. Yun. Yung nga niyo, mga minor confession. Kaya itong shinare mo about itong unbound prayers ay ang daming matutulungan nito. Especially sa mga mag-asawa or single dyan na may struggle na paulit-ulit na kasalanan. Ayan. And siguro last question na to, Father. Gusto raw nila magpakasal pero wala naman silang budget. Mahal ba magpakasal sa simbahan? Ito yung common eh. Actually, yung ang kulang yan, babayaran mo lang sa simbahan. Tanong mo, usually kasi ewan ko sa Pilipinas ha, dito kasi sa Amerika, kapag parishioner ka, hindi nila pinababayaran yung place. Mm. Pag hindi ka nila parishioner, halimbawa, kasi ang ganda ng simbahan mo, ang haba ng aisle. So, alam mo naman, Pilipino, talagang ini-imagine nila yung mahabang pila para maikamila, no? Yung wedding gown, di ba? Mahaba. Yan ang mga dream nila eh. Kasi natin, mga dreams din sila na doon. Pero, ang tanong kung mahal ba, may mga kwan kasi ang Manila Cathedral kasi iba yung fee nung bandun eh yung sa cathedral, pero ang i-request mo ganito, alamin lang nila magkano po yung pagpapakasal, Father, na pinakasimple. May dalawang option yan, merong wedding na within the context of Eucharist, I will recommend yan sa simbahan kasi dalawang sacraments at the same time, Eucharist at saka yung wedding. So yung wedding kasi na yung ceremony lang ng wedding, walang Eucharist yan. So yun, hanggang liturgy of the word lang yan, tapos bibigyan kayo ng communion, ganun lang yun. So wala yung part dyan ng substantiation, yung richness ng Eucharist. Mula dyan. So, ang pwede magkasal sa inyo, pare at saka deacon. Okay. Tapos, pero kung gusto nyo sa simbahan, ang pinaka-importante rito makasal kayo. May mga cases ako dito na ako mismo talagang sumusuporta sa kanila. Dito kami sa chapel. So, ang babayaran ng nila, magkano yung upa sa chapel. Patapos na sa kasi merong babayaran sila para sa pare. Kakausapin ko na wag niyo na walang stipend sa pare. Sinabi ni Father Randy, sabi ko, kakausapin ko wala. Babayaran lang nila yung ko lang sa church. Ang tanong doon, kung gusto lang talaga yung sacrament, ang gawin nila wala nang mga bulaklak, reception. Hindi, ito yung sa liturgy pa lang ito. Oo. Liturgy, yung sa mismong kasal. So kasi pagka kumuha ka ng may choir, may bayad yan eh. Mahal yan. Tsaka yung setup. Yung setup actually, nung... Actually, alam mo, nagpapamahal sa kasal, hindi naman yung liturgy. Yung reception eh. Sa totoo lang. Tsaka yung photo. Magkano na ang singil ng simbahan? Kung sa kasal. Hello? So, meron silang panggastos. Iniisip nila yung dream nila, oo. Pero ang nako-compromise yung sacrament. Yung sacrament, yung pinaka-substance ng grace. Essence of marriage. Yung marireceive nilang grace from God, ang kino-compromise nila kontra doon sa
bagay na palabas. Sa kanila yung gastos, palabas yun. Yung paparating sa kanila na mas importante na grasya, dinideny nila. Mm. So, yan, kailangan ng catechism yan. So, ina-encourage ko na magpakasal kayo sa simbahan kasi sa Pilipinas merong kasal ng bayan, bantayan yung mga kasal ng bayan na ganyan, o kaya punta kayo sa pari, makipag-usap kayo, Father, gusto ko pong makasal, ano po yung pinaka-practical na gagawin namin na hindi kami makakagastos, eto lang yung budget namin. Pag-usapan nyo nung pare. Hmm. Yan yung ibibigay ng pare na nakakasal kayo. Wala na yung mga kwa dyan kasi kung may mga fee yan na ganyan, ako kasi pagka gusto ko tumulong talaga, simpleng-simple, tapos minsan kakausapin yung pare, pwede ba kayong kumanta? Kasi libre ito, pwede ba yun? Ganun. So, minsan nung pwedeng gawin yun, pero yung kasal sa simbahan, magkano lang yan? Hindi dyan yung pinakamalaking gastos. Ang pinakamalaking gastos sa reception. Yung photo. Wedding gown. Photo video. Yun, photo video ang pinakamahal. Oh. I encourage you na unahin yung church wedding na pinakasimple. Hmm. Kasi ang pinakamakwa naman dyan, ang pinakamahalaga dyan yung blessing ng marriage. Hmm. Yung magiging partner nyo, magiging husband nyo si Christ. Yun ang pinaka-importante. And then later on, siguro, mag-grow kayo, makikita nyo, may mga pera na kayo, ay, huwag na tayong gumastos, itulong na lang natin to sa iba. So, mag-change yung mind nyo kapag perspective. Kalating, correct. Hmm. And, siguro, follow-up ko lang dyan sa may nagtanong na yan. Si Father Nante, actually, na sabi niya din sa akin yan, sa mga nagsasabi daw mahal magpakasal sa simbahan. So, iulitin ko lang ulit, doon sa Antipolo Cathedral, libre niya daw kayong ikakasal. Walang bayad. Si Father Nante, ng rector ng and admin ng Cathedral Antipolo. Yan, siya nagkasal sa amin, pero kami, nagbayad kami noon kasi may pambayad naman kami. Pero kung talagang walang-wala, libre niya kayong ikakasal. Kahit dun sa chapel daw. Oo, kasi kahit wala nga mga choir na yan eh. Ang gagawin dyan, yung sacrament talaga. Mm. Isang na kayo. Yun ang pinakakano. Kaya hindi ganun kahirap. Ang tanong dito, willing ba kayo natanggapin yung sacramental grace na ibibigay ni Christ? O mas willing kayong i-compromise yon dahil gusto nyong gumastos? Yeah. Yun. Wala namang problema sa bonggang kasal or dream wedding. Basta meron eh. Diba? At pinaghandaan nyo. Pero kung yan yung nagiging hindrance na pumasok sa inyo yung grasya at blessing ng Diyos, yan ang problema. Diba? Nagkakasala lang kayo at kawawa ang kaluluwa nyo. Ang one kasi, ang importante kasi dito, Adrian, catechism talaga. Yung hindi rin kasi na-explain ng maayos kung ano talaga yung alternative and option na may provide sa kanila kung yun yung problema nila. Mm. So, it is a compromise between the sacramental grace na makukuha nila at saka yung makukuha nilang tinatawag na godly soul ties na ibigay ng Diyos, na ang Diyos ay magiging partner nila sa buong buhay nila sa kanilang kasal. Yun ang kanilang ikinocompromise sa palabas na gastos. Palabas na pera isa eh. Correct. Ang sinasatisfy naman na nila doon, maaring yung dream nila na ganito yung wedding nila, ganito. Yun yung doon, yung iko-compromise. So, ang tanong doon, anong mas malaga sa'yo? Etong ino-offer ni Christ? Or yung gagastusin mo? Minsan pagka in-explain ko na ganyan, natatawa na lang yung couple sa akin, no? Tawang-tawa na sila na ganyan. Tapos,
Sabi ko, pwede naman niyo akong kontrahin. Sabi ko, huwag kayong mahiya, kontrahin niyo ako dun sa sinabi ko kung may ayaw kayo. Kasi, yan lang naman yan eh. Nag-o-offer si Christ ng kanyang grasya. He will be there for you. Paprotektahan niya yung marriage niyo. He will become a part of your relationship. Yan ang ino-offer niya sa'yo. So, pwede naman yung tanggihan niyo yun eh. May free will naman kayo eh. Oh. Yung isa lang isa. Pwede naman kayo ikasal din pero bongga. Nakapatid mo yung picture. Ganyan, lagay mo Instagram. Paano yung Instagram ko? Paano yung Facebook ko? Paano yung aking Twitter? Sabi ko gano'n. Oh. Paano yung cover photo ko? Oh. Pero yung photo kasi, pwede naman nilang gawin din yun eh later on. Yeah. Hopefully, sana magkaroon tayo ng mga pandyan. Yung mga parishes din sa Pilipinas na yun, sumusuporta sa kasalan. Kaya lang minsan may pride tayo. Ay, nakakahiya kasi nilala yung pamilya namin pagkatapos. Kasalan ng bayan lang. Oo, di ba? Unahin pa yung sasabihin ng ibang tao eh, no? E di wag sila dun sa kasalan ng bayan, dun sila kausapin nila yung, makipag-usap sila sa pari nila. Father, ito yung concern namin. Tulungan mo kami. Ito lang yung budget namin. So, pag-usapan nila ng pare. Sabi mo sa'yo, ako nga, ina-encourage ko niyo. Wow. Hindi lang, yun, so... ilang kasi sila naiintindihan ng nalinaw kung ano yung kinakompromise nila eh. Yun lang yun eh. Karamihan kasi talaga. Hindi nila naiintindihan yun. Pero kung nila ng maayos kung ano yung kinocompromise nila, baka magbago isip nila, magpakasal sila ng susunod nila, magdadami kasal ng kanya. Puro simple. And I don't mind. Okay, importante, maging parte sila ng bahagi sila ng union with Christ. Yun ang pinaka-importante. Iba yun. Ibang. Oo, and then, maganda yung sinabi ko rin na mas maganda sana kung na-involve sila sa premarital sex, maganda rin talaga na ma-cut yung ties. May deliverance yun. Amen. So, almost 1 a.m. na dyan, Father. At sobrang 1:05. Thank you for sa lahat ng mga nabahagi mo ng almost 3.5 hours. At I'm sure marami tayong mga ka-faith dyan na naliwanagan at naintindihan itong tiyatawag na soul ties, di ba? So, especially sa mga kabataan dyan, di ba? Mga naku-curious. So, yung shinare naman ni Father Randy kanina, I think, di ba, yan na yung napakalaking dahilan nyo para hindi gawin yan. Dahil yung grabe, yung curse, no? Palipat-lipat yung curse nitong ganyan, yung curse nitong si A and B, lilipat sa'yo, papasok talaga lahat sa'yo, di ba? Parang, you are, pag when you do a premarital sex, is nagiging isa kayo dyan eh. And, yun nga, ako personally, I can attest on that. At, ako sobrang nag-struggle dyan for many years. I mean, yung naging unchurch ako noon, hindi naging maganda yung mga decision ko sa buhay nun. At nakita ko yung epekto nun sa akin, sa personality ko, the way I think, the way I choose. At ang hirap nung pain, struggle na pinagdaanan ko, madugo yung moment na yun sa akin. Until na nag-decide ako. Ang hirap eh, Father, no? Kasi may mga consequences yan eh. Kahit na bumalik ka na kay Lord, nag-confess ka, nandyan pa rin eh. May mga consequences na kailangan mong harapin to purify you. Di ba? So, yun, until, yun nga, God has been gracious to me and until natuwid ko ang buhay ko and nakilala kita, na-introduce mo sa akin yung Unbound at it helps me then talaga a lot. And kasi minsan kahit di mo na ginagawa yung isang bagay, minsan nagtataka ka bakit may nagpa-flashback pa rin sa'yo. Bakit ganun? Ba't naalala mo yung ganun? So ako personally, no, after ko ginawa yun,
yung alam mo yung mga memories na ano, hindi, nawala na siya. I mean, yung ano, hindi na, wala na yung ganung ano. So, napaka-powerful nung unbounding na yan. Mm. So, yun. And... Well, kasi, di ba, ginawa mo, ang pinagawa ko sa'yo, mag-unbound ka, and then plus yung sacrament, talagang combine mo, wash out talaga sila. Yung weapons natin, kita mo yung iniwan na binigay ni Christ na weapons, spiritual weapons sa atin, yung mga sacramentals. Yung prayer kasi na yan is deliverance prayer. Talagang nakakatulong to restore our dignity. Di ba? Healing and restoration. Yan yung forte ni Christ talaga sa atin, yung healing and restoration of our dignity. Yan yung dignity na tayo eh. Tama. Talagang, tama, yung dignity. Talaga yan yung nawala sa akin noon. I mean, I look down on myself. Tingin ko noon sa buhay ko noong basura. Grabe. As in, hindi maganda. Pero, yun nga, binuo ulit ako ng Diyos and I became a wounded healer. Di ba? I mean... Ngayon rinawin? Mm-hmm. Mm. Isipin mo na lang, Brother Adrian, halimbawa 16 years old ka. Tapos, wala pang nandito premarital sex. Mm. Broke, yung hindi kayo nagkatuluyan, yung relationship na yun, wounded ka na yun. Yes. Correct. Isipin mo yun na, how much more kapag kalimbawa may nangyari sa inyo na sexual intercourse? Kasi yung sex, di ba, ang intention ng Diyos is for married couples. Marriage couple. Oo. Tapos yung ginawa mo, opening naman, hindi mo ginawa yung pang married couple. Ang ginawa mo yung opening naman for doorway naman sa evil spirits. Yun ang binuksan mo. So imagine ano yung pain nun. Yes. Yeah, ayoko imagine nun yung habang piniprepare ko yung presentation, talagang alam mo yung talagang bumibigay yung sanity ko sa pain. Na pinagdaan ng tao na dito. Paano nung sasabihin na kwan yan, ano, na dinajudge sila? No. Hindi natin sila dinajudge. Ang ginagawa natin ngayon, pinag-uusapan lang natin kung ano yung epekto ng mga bagay-bagay na ginagawa natin na labas sa protection na binibigay ng Diyos. Kaya yung anything that is outside God's protection, nakakatakot talaga. Wala tayong kalaban-laban din. Ang destination natin dyan is failure talaga. Yes. Amen. So, yun, Father, pwede ba kami humingi ng closing prayer from you and blessing from you, Father? Sige. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, Lord Jesus Christ, as we end this beautiful conversation that is inspired by your words, by your teachings, may you always continue to guide us and help us to have a special relationship with our guardian angels. May you always be the source of our life, source of our strength, source of our joy. And for all those who are watching and listening to us, please put them in the bubble of protection so that they will always be receptive and ready to listen to your word. And I bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ayan. So, thank you so much, Father Randy Valenton. At susunod ulit ng ating pag-uusap, and continue to pray. We will continue to pray for you and your vocation. At sa mga taong gustong kumontak kay Father Randy, gusto mo pa ba, Father? Okay.
Sige lang, siya naman bahala eh. Kasi may mga nagtatanong eh, paano ka raw ma-reach out? Mm-hmm. Alalahanin nyo ha, kung hindi ko masagot ka agad, kasi we're not talking about you. We're talking about several interested people who would like to contact with me from different parts of the world. Mm. And considering na magkaiba tayo ng time zone, kaya nilalayo ko talaga yung telepon. Pag-gising ko, nakita ko, ang dami na message na, Panginoon, ilang oras to? Tapos yung iba doon, pagkahaba-haba. Siyempre, hindi mo naman, pero gagawin natin to for the glory of God. Paano kanila pwedeng ma-reach out? Through you. Minsan same, di ko... Same process. Okay. I mean, it's okay na Facebook mo? Messenger? Kumari sana kasi ayoko mag-add ng friends. Mas okay lang yun sa tawag dito siya. Kasi hindi ko... Pagka yung sa friends na yun, ang dami kasing pumapasok na... na under disguise na nakapanood pero nandiyan dyan yung, yung bad intentions kasi kinokontrol ko rin. Messenger is okay. Ransus Paulo, no? Sa ngayon. Oo, sa ngayon. Kasi minsan nag-iiba yan. Oo. I-share ko ba yung link? Hindi na. Basta ikaw ang contact lang. Sige. Kasi pag okay. nakikita roon, ikaw na lang ang call. Pero mas okay kung email, at least mas control mo yun. Paras din eh. Okay. Papasok pa rin sa akin eh, pag messenger eh. Okay. Ayun, so thank you so much, Father Randy. Alam ko, sobrang busy mo dyan, pero nagbibigay ka pa rin ng oras and time to share with us your knowledge. May last word sa iyo, ah. Anong last word mo? Sige. Kala ko, bus na eh. Para po sa mga flashers ko. Yung mga avid and consistent growing bashers ko po, gawa nitong... alam ko po na andyan na naman yung mga common na comment nyo, yung buhok, yung bibig, yung ilaw, magalaw, may mga kwan-kwan, tapos wrong grammar. Hindi po ako English, no? Hindi ako English teachers, no? May mga kwan din ako, may mga tinatawag na habitual mistakes. Ako talagang paulit-ulit na kahit anong sabihin mo kasi nakasanayan. So, wag po kayong mag-pay attention sa grammar ko po, ha? In the first, nililinaw ko ngayon. Wag kayong mag-pay attention sa grammar ko. So, pag-oral, nasabi mo na yan, mali na talaga. Tsaka, don't focus sa grammar kasi... Ang grammar kasi sa hindi naman to English class eh, kaya wag niyo ako i-bash sa grammar ko, no. Madami nang babasya ako sa grammar. Correct. Mapatagalog, mapa-English binabash ako eh. So sige po, yun lang ang message, pero continue pa rin tayo. Gaya na pag-usapan natin, Brother Adrian, maybe beginning Lent, magiging segment natin is Tea for the Soul. Tea for the Soul. So, ang magiging focus lagi natin yung spiritual care. Okay, sige Father. Maganda yan. Magandang segment yan. At I'm sure marami sa ating mga ka-faith ang matutulungan ng ginagawa mo. Yung spiritual care, di ba? God is really using you on that ministry, and we're praying for you, Father, for your vocation. Ayan, thank you so much, at sana dumami ka pa. Diba?
Ayan, marami pang mga katulad mo ay talagang generous sa kanilang pagbibigay ng information, especially sa ating mga ka-faith na medyo naliligaw at nalilito at medyo confused at misinformed dito ngayon sa mundo. Ayan. So, thank you so much mga ka-faith. Thank you for staying with us for almost 3.5 hours. Ayan. God bless you more abundantly. See you again this coming Friday. Bye-bye. And mga ka-faith, I invite you to check out my merch store sa Merchiful at sa Shopee. Kung interested ka na makita yung aking mga merchandise item, punta ka lang sa link na ilalagay ko sa baba or sa taas ng video na to. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this has been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.